tinutukoy na brother's keeper. Alam mo, Pastora May, sa Genesis chapter 4 verse 5 to 8, diba? So kung makikita mo na ang Diyos nagtatanong kay Cain, nasaan ang iyong kapatid? Yan ang tanong niya, am I a brother's keeper? Kasi ang salitang keeper, Pastora, bago mo maintindihan ang word na keeper, punta ka muna sa kabalintunaan. So kapag di ka keeper, ikaw ay destroyer. Ay! O kapag hindi ka keeper, ikaw ay killer. O murderer. Nako po! Oo, kasi it's just a simple words ba na kung saan ay nakakapagpapaano sakit ng kalooban. At alam natin na ang Diyos ay hinahanap niya si Abel. Hinahanap niya si Abel kasi ang katotohanan diyan, pag sinabing brother's keeper, Pastora, opo, ang Diyos ay nagbibigay talaga siya ng great with high value sa buhay. Yeah, hindi, mayroon talagang high value ka. Kaya nga ikaw ay classified, Pastore. Wow. Highly classified. Lalapit ako sa iyo. Ikaw ay valuable na bagay. Valuable na kasi obra maestra ka. Wow. Oo, ikaw ay God's representative. Ayos. Ikaw ay, tawag sa'yo, ay visible representation of the invisible God. Wow, ang sarap now, naman. Na-imagine mo ba? Yung pala pagka brother's keeper. Oo, kasi kaya ang Diyos naghahanap sa'yo. Eh, pag hindi brother's keeper. Ay, murderer. Nako. Or killer or destroyer. Nako. Oo, yan. Kaya dapat maging keeper. Kasi sa paano ba tayo nakakasakit by words? Oh, sabi sa Proverbs 18, 'di ba? Verse 21 na makikita mo yung ating galit ay nakakapagpapahiwa yan ng kalooban. Oh, Pastor. Oh. Ang ganda rin ang sinasabi ni Pastor Jason, no, sa Jeddah. Oh. Sabi niya sa Matthew chapter 25 verses 31-40, it's natural for us to be our brother's keeper. Oh. God is love and He made us to be caring and kind to others. Yes. God shows us how to be a keeper. Yeah. What caring things to do and what to think. God bless mga ka-daily life sharing. Oo, kasi, see you sa Saturday, Pastor Jason! Oo, sa March 5. Kasi kaya binigyan ka kasi ang pag-ibig niya Pastora hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Yan. Siya ang unang umibig sa atin. Mm-hmm. At ang pag-ibig niya conquers all. Wow, amen. Kaya talagang natural sa mananampalataya ang pagiging brother's keeper. Natural yan. Pero sa hindi mananampalataya, ay, nako, kaagaw ko yan. Kaagaw ko yan. Ay nako. Huwag tayong ganun. No? Oo, natural. Hallelujah. Ang pagiging brother's keeper kasi natural talaga. Tininga mo na ang magmahal. Oh. O parang pag sinabing natural, Pastora, hindi mo kailangan mag-isip para huminga ang baga. Mm-hmm. Yan ang natural. Mm. Hindi mo rin kailangan mag-isip para ang dugo mo ay na bumubuga ng dugo ang iyong puso. Oh. O hindi mo kailangan sabihin na puso, tumibok ka ha. Ah, hindi. O hindi mo kailangan mag-isip. Kundi ang puso ay tumitibo kahit di mo iniisip. Ayon. Ganyan din yung napaka-natural sa iyo. Wala pala yung pagkakaiba na yung puso ko tumitibok sa iyo kahit hindi ko iniisip. Talaga. Sarap na. Talaga na. Ano? Ako man din. Nako. Yan ang brother's keeper. Ang brother's keeper ba? Para lang ba sa magkapatid? O para sa minamahal din? Oo, spirit yan, Pastora. Spirit of God. Ayun, yan. Ayun, okay, Pastor. Excited na ako. Ayan, tuloy. Nasaan na ang mga ka-daily life sharing? Oh, pumuporma na naman ako. Manenerm na naman ako. Nawawala kayo, ha? Hana, nasaan na sila? Andiyan pa rin. Nasaan na kayo? O kaya nga naghahanap tayo kasi nasaan na sila? Natural lang yan yung brother's keeper. Nasaan na yung aking kapatid? Oo, nasaan nga Oo, nasaan? Oh, bakit nawala na yung mga viewers? Oh, di ba? Di ba? Ginigising eh. Nasaan na ang mga kaabangers? Oh, ayun. Ganyan. Diba? Oh, yan ang brother's keeper. Sige na po, mga daily live sharing. Nasaan na ang inyong mga sagot? Ha?
ang mga hindi daw marunong mag-alaga ng kapatid, irresponsable. Responsable talaga tayo. Sa kailangan talaga. Yo, sabi na, ito na, sumasagot na. Si Mami Victoria Almosara. I'm here. Nasa Hawaii. Oh, yun. Sige nga, pampasaya namin ito eh. Sabihin nyo nga po, nasa ang lugar kayo. Nasa ang lugar kayo. Diba, mga ka-daily live sharing, am I my brother's keeper? Yan ang isang tanong na kailangan nating sagutin. Ito ay my brother's keeper, nasagot na. Yes. Nangyari na. Ginagawa na nila mga daily live sharing. Natural na sa kanila. Built-in na. Yes. Pinagdaanan na nila yung pinagdadaanan pa lang natin. Matuto tayo sa kanila. Yon talaga naman. Yan. Sabi ni Susie Vasquez, nasa Kuwait ako. Sabi ni Lichi Bakiran, nasa Kuala Lumpur ako. Oh. Sabi ni Jonathan Lopez, bunso ako. Ay. ano kung bunso ka, ha? Sabi ni Emerald Tamayo, nandito po ako sa United Kingdom. Wow. Baka yung iba dyan, nasa likod ako. Watching from San Fernando, La Union. Hello, Pastor Noel. Hallelujah. Ayan. Watching from Pasig. Alberta, Canada. Sabi ni Gloria Torres, watch, nasa Madrid, Spain. Yo. Wow, galing naman. Nasa Nueva Ecija. Sabi ni Ate Sally, nasa Pilipinas po ako. Ay, talaga naman. Ngayon, mga ka-daily live sharing sa lahat ng mga nakikinig. Umupo na tayo, makinig na tayo, magsulat din kayo dahil yung pag-uusapan nating brother's keeper nangyari sa buhay nila. Nako, umiyak na ako nung nakita ko, narinig, nabasa ang patotoo nila. Your turn. Kaya abangan ka. Napakaganda ito, Pastora. Kaya abangan natin ngayon. Okay. Yan, kaya nga, ayan na kayo. Oh, mahabol si Manang, si Pastor Erlinda Coloma, nasa Brunei ako. Mga kapatid, mga kaibigan, kay Kristo Jesus, akin pong masaya, kay kinalulugod na ipinapakilala sa inyo ang magkapatid na tunay na dumaan sa proseso ng Brother's Keeper. At sila po ang may matinding qualification at dumaan sa highest standard. Oo, napanday ng panahon. Highest process. Yes. Highest protocol. Grabe, ano? To the max na pinagdaanan. Alam mo, Pastor, bakit? Abay, 10 lang naman sila. Ay, nako. Ang dami nga alagaan. Sinong nag-alaga kanino? Nako. Sino ang nag-alaga kanino? Yo! Siyempre, ang iginagalang nating lahat. Yes. Ang minamahal nating lahat. Amen. Ang founder ng Brethren of Christ International. Ang headquarters nila ay sa Hawaii at meron din po sila dito sa Pilipinas. Ang senior pastor ng Brethren of Christ, ang minamahal natin, faith builder, church builder, community developer, ano pa? Ang dami. Generational blessings, kompleto. Ang dami. At ngayon ay kanyang ibabahagi sa atin ang brother's keeper. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid. Walang iba kung hindi si Pastor Meli Almosara Frias. Siya naman po ang senior pastor sa Marikina at San Mateo Outreach ng Brethren of Christ, Reverend Dr. Rodrigo Almosara at Pastor Meli Almosara Frias, palakpakan natin sila. Welcome po. Welcome po, Pastor Rod, Pastor Meli. Good afternoon. Hello, Cabangers. Aloha from Hawaii. Ayun. Hello din sa inyo. Good afternoon, Pastor Dong, Pastor May, at narito naman kami upang makasama ninyo sa daily life sharing, at nais namin ipabuti ng aming pagbati sa lahat ng mga bangers natin sa buong mundo. Kasama na dito yung taga Hawaii, lagi sumusubaybay sa atin yung BCI beauties, at ganyan din naman nais kumbatiin ng aking junior
anniversary nila ni Rochelle ngayon. Happy anniversary, wow. Pastor John and Rochelle. Yes. At ganyan din sa lahat ng mga nasa Pilipinas na ating kabangers at sa lahat ng mga kabangers sa buong mundo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Grabe. Aloha Hawaii. Yes, aloha Hawaii. Hello, kumusta? Kumusta naman? Pumunta naman tayo sa Marikina, Pastor Melly Frias. Hello. Oh, hello po. Sige po, pwede na po kayo magsalita, Pastora. Hello. Sige po, narinig po lang. Namin kayo. Narinig namin kayo. Babati po kami sa isang napakaganda at napakainit na araw. Yun. From the Philippines. Sa Mateo, Marikina, Risa. Yes. Wow, galing. Laga naman. Sige po, may nais pa po ba kayong batiin? Oo. Binabati ko po ang lahat na nakikinig. Halinawang maging pagpapala ng araw nito sa bawat sa atin. Dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako pang limelight. Pang behind the scenes po ako. Pero po dahil sa Panginoon, narito po ang muling God, si Melly Frias, na bumabati sa inyo na isang napakadandang. Amen. Wow, salamat po, Pastor Melly. Nako, mga ka-daily live sharing. Kanina nabanggit ko, Brother's Keeper, 10, ha? May sumagot Pastor Dong. Sabi niya, nako, epito lang kami. Kayo po ba? Ilan ba kayo? Kami po ay 6. Ikaw, Pastor Dong. Kami ay 8 plus 5. Ah! Mas madami pala. 8 plus 5. Natawa ni Daddy Ron. Mga ka-daily live sharing. Ilan po kayo? Okay. Lumagot po kayo. Meron, yung pamilya nyo ba ay minus o plus? Ay, si Bishop Joey Lapitan, 11 po kami. Ayun, ang matindi dyan. Ayun, ang matindi. Okay, masayang usapan ito. Oh, okay. Sabi ni Pastor Noel, siyam sila. Oh. Bakit paramihan talaga nung araw? Ano? Sabi sa Malaysia, ni Liche Bakiran, siyam po kami. Sabi ni Emerald, pito kami. Oh, paramihan yata ito ah. Sabi ni Ninang Linda, 8 daw sila. Nako, paramihan ito, hindi pa kontian. Magandang marami na maganda ang buhay. Magandang paramihan kung magandang buhay. At gumaganda dahil kay Kristo Jesus. Amen. Nako, mga ka-daily live sharing, huwag na natin itong ma-miss. Yan. Dahil napakahalaga ng ating pag-uusapan. Sumasagot pa eh. Kami ay 11.5. May tao pala 11.5? Ati Elvin? Bakit ka may 0.5? O 11 plus 5? O, 11 kalahati. Mas malupit si Maji. Oh. Sabi po niya, 3 po kami at siyam ang sobra, kaya 12. Siguro, ang ibig sabihin niya dyan, Pastora, ano ba? Sa legitimate, sa original, yon tatlo sila. Itong malupit. Ah, okay. Sabi ni Jeannie, 5 po kami, not sure kung may plus, kasi hearsay lang. Yun. So, ang ibig sabihin, may recorded at may unrecorded. Oo. Tagalaga naman. Okay, sandali ah. Pastor Rod, ikaw muna. Konting alaala lang naman po sa inyo. Kayo na nga ang magsabi, sinong magulang nyo, ilan kayong magkakapatid? Tulad na nasabi ko nung unang narito ko sa DLS, ang magulang ko ay, ang tatay ko ay sundalo, retired sundalo, nanay ko ay housekeeper, 10 kami magkakapatid. At sa 10 yaon, ako ang panganay. Ang pangalawa ay si Pastor Melly. At naalala ko ng mga panahon na
ako'y bata pa kasi pinanganak ako sa De Gaspel Bay eh, panahon ng hapon. Kaya yung tatay ko nasama niya sa death march eh. At dahil nasama sa death march, wala akong alala na masyado sa tungkol sa kanya, kundi lumaki ko sa aking lolo, Lolo Jose. At siya nag-aalaga sa aking nanay. Pero natatandaan ko nung kami pumunta sa Maynila, aking naalala ang unang pinuntahan namin, hindi ko nasabi ito noon eh. Ang una naming tinirahan na ay sa San Juan, sa kapatid ng nanay ko, na naalala ko yung likod nun eh, ilog eh. At matapos doon ay nagpatayo ng bahay, yung tatay ko doon sa Gagalangin. At doon ay nagsimula na kaming manirahan. At isa sa mga naalala ko nung kami bata pa, kasi ang agwat namin ni Pastor Rameli ay 4 na taon. Nung ako'y 5 taon, siya ay kapapanganak lamang. Naalala ko nung kami siyasama ng nanay ko doon sa Camp Murphy dahil ang tatay ko ay sundalo. Pag-uwi namin, akay-akay ako ng nanay ko, si Pastor Rameli, karga-karga. Ang tatay ko naman ay halos gumugulong sa kasaan dahil sa sobrang kalasangan. Alam mo, mga sundalo, talagang mahilig sa alak yan eh. Kaya gumugulong siya. Ako may tawa ng tawa. At ako eh, sabi ko nga, tatay ko gumugulong, tawa, iiyak, tatawa. Pero alam niyo sa banal na kasulatan, sabi nga dito sa chapter 20 ng Proverbs, verse 1, wine is a mocker. Strong drink is raging. And whoever is deceived thereby is not wise. Oh. At sa Tagalog, ang ibig sabihin nito, ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay nanggugulo. At sino mang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. Kaya walang bigay na magandang bagay ang alak. Kaya yun ang naalala ko lang sa aking tatay na ako'y bata. Pero kaya naman, nung siya ay magbagong buhay, talagang kapansin-pansin eh. Dahil iba ang buhay niya nung siya sundalo, nung magretiro siya na naligtas. Alam ko siya ligtas dahil siya umatin ng algamat patago. Umatin sa Mihan Garden, sa mga revival ng mga crusade ng mga evangelist. Nagbago ang kanyang buhay. Kaya ito ang naalala ko sa mga panahon yaon. At si Pastor Rameli naman ay laging kasama-sama ng nanay ko. Pero sa mga panahon na yon, sapagkat magkalayo ng kaunti ang aming edad, ang nangyayari, ang atensyon ay lagi sa panganay. Pero yun naman hindi ko ginawang dahilan upang aking abusuhin ang aking pagkapanganay. Sapagkat naroon yung tunay na siya tawag nga natin sister's keeper, brother's keeper, ang pag-aalala ko sa aking mga kapatid. Wow. Wow, galing. Kaya Sister Melly, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Nawala siya. Naalala ko na siya ay bata. Okay. Eh, ako'y lagi sa kwarto lang eh. Dahil yung lolo ko, tinuturuan ako mag-drawing lagi niyan eh. Nung ako'y maliit pa. At kung ano nung ginagawa sa akin, gumagawa ng malaruan, sa kahoy. Si Pastor Melly, kung ako'y laging sa kwarto, siya may laging nasa kapitbahay. Kaya nga, lagi ako nagagalit sa kanya eh. Minsan, kinakandaduhan ko yung pinto para huwag siya makalabas eh. Ah, baligtad! Kaya pakinggan natin, paano masasabi niya? Itatatandaan niya pa yung ginagawa ko sa kanya nung siya bata. Nako! Nako! Real life talk! Mga ka-daily life sharing. Mukhang baligtad ah. Yung lalaki, ang brother's house, ano, ang nasa bahay. Yung kapatid ang nasa labas. Pastor Dong, hindi ba privilege ito? Ano, panganay, privilege? Lalaki. Pangalawa, babae. Di ba masasabing privilege yun? Biyaya ni Lord yan. Opo. Ibig sabihin, sanay si Pastor Rod na mag-isa, kaya laging nasa bahay. Kahit babae, panganay, pastora, biyaya pa rin. Sige nga. Malalaki o babae, biyaya pa rin. Malalaman natin. Pastora Melly, di ba privilege yung panganay ang lalaki? Ikaw, panganay na babae. Yun. Kwentuhan nyo nga po kami, nung bata kayo, yung ikinukwento ni Pastor Rod. Sige,
parang hindi po ano eh. Kasi bilang lalaki, opo, dapat matigas siya. Oh. Eh, yun pala matigas siya dahil lagi niya ako sinusumbong sa nanay ko. Nakita niya na ako nagsusuklay, kakandaduhan na yung pinto namin, susumbong nai. Lalabas na naman itong anak nyo. Ganyan. Kakatok naman ako. Tapos tatakpan na. Nakita lang ng nanay ko, pag binuksan ni kuya, tatakbo na ako sa labas. Eh, ayaw ko sa loob eh. Si kuya gusto sa labas. Si Pastor Ron ay nasa loob. Eh, ayaw ko munang nasa loob. Dahil uutusan kami ng uutusan eh. Kaya ako lumalabas ako. Oh. Eh kaya si kuya ang laging galit na galit sa akin dahil siya ang pinapagalitan ng nanay ko pag hindi ako nakikita sa loob ng bahay. Yun ang natatandaan ko, lagi akong tumatakas. Tora, ako rin naman galing lagi sa labas ng bahay kasi masaya sa labas. Sa loob, boring. Kala ko ba, pag may kapansanan lagi. Naunawaan ko siya kasi boring sa loob ng bahay. Walang kalaro doon eh. Walang thrill. Nako, mga ka-daily live sharing. Alam mo, sa simula pa lang ha, may nakuha na akong points. Sa kwento pa lang, loob at labas. Sa pamagat pa lang eh. Si Pastor Rod ang taga-loob. Pastora Mary taga-labas. Kasi sabi niya, ayaw kaya niya mautusan. Si Pastor Rod, nasa loob ng bahay, bata pa, naging responsable na. may lalaki talagang ganun din, Pastor. Meron din talaga. Sige, ngayon nga. Kwentuhan natin yan. Ha. Pastor Rod. Wala. May kinalaman po ba ito dahil panganay kayo, lagi kayong nasa loob? Wala kinalaman ito bilang panganay. Eh. Dapat nga sana sa labas ako naglalaro, pero iba ang hilig ko noon eh. Ang hilig ko lagi mag-drawing, gumawa ng mga crafts na siguro dahil turo ito ng lolo ko. At siguro, kumbaga sa ano eh, nais ko talaga mapag-isa. Hindi ako masyadong nakikihalubilo sa ibang mga kabataan kasi laging binubuli ako. Des, mas maliit ako noon eh sa mga kalaro ko. At dahil binubuli ka, mas mabuting nasa loob ka ng bahay. Gumawa ka nalang mga bagay na kapakipakinabang. Naalala ko nga nung ako'y lumalaki dahil ang laro ako sa bahay, natuto ako magluto. Oh! Karaniwan ang gusto kong lutuin na yung lollipop. Pag muna gumawa na ako ng lollipop, lalay ko na sa lalagyan, na pinggan, tapos eh, medyo mainit pa yan eh. Tatawagin ko na yung mga kapatid ko eh. Sige, dakmay nyo na. Mag-agawa na kayo. Tumidikit sa kamay nila yung mga lollipop na yun, mainit eh. Pero minsan nasisiyan ako noon dahil lagi lang ako sa bahay, wala na ako ibang libangan. Ang libangan ko lang, mag-alaga ng mga hayop doon, mga bibi, mga manok. At yun lang ang libangan ko dahil siguro eh, dahilan una, dalawa pa lang kami noon. Nung dumami-dami na, medyo naging iba na rin ang pakikitungo sa mga kapatid ko dahil madami ka nang babantayan eh. Hindi lang iisa eh. Pag isa, mas madali eh. Pag madami na, hindi mo na malaman kung sino ang babantayan mo sa kanila. Wow, talaga naman. Okay, sandaling ha. Pastora. Kung si Pastor Rod sa loob po ng bahay naging artist, nagdo-drawing daw po siya, natutong magluto, mag-alaga ng hayop. Eh sa labas naman po, Pastora Melly, maliban sa paglalaro, ano naman po ang inyong natutunan? Dahil po si Pastor Rod ay napakahiyain, mahilig indoor po talaga siya eh. Pag nagtitinda siya ng mga comics, ng bibingka, kahit ako anong tinitinda niya, pag hindi ko naubos, ako ang pinapalabas niya dun sa lugar namin para ako magpaubos nung tinda niya. Oh. Alam niya ho,
Oh. Alam niyo naman ho, yung buladas ng mga batang maliliit eh. Pag sinabi ko, bumili sila, bibili sila eh. Dahil si kuya ko talagang mahiyain. Ayaw niyo ho talaga dun sa lugar namin na makita siya nasa labas. E ako talaga, ayoko ho sa loob eh. Dahil pag nakita na ako ni nanay, oh, gawin mo to, gawin mo yun. E tapos may mga kalaro ako sa labas, aayain ako. E gumagawa ho ako ng paraan para matakasan si kuya. Ayan na naman, naririnig ko na naman yung nay. Umalis na naman si Melly. Lagi ho kami magkaaway niyan. Mabait, pero lagi ko siya inaaway. Yun po ang ano namin. Nakakatuwa naman. Nako, sa madalit sabi, pakinabang din ang pagpunta niyo sa labas. Opo. Diba? Nabebenta ho yung ano niya eh. Nabebenta yung mga tinitinda niya eh. Wow! Galing. Pastora. Ano ba, Pastor? Si Pastor noon. Marunong na siyang gumawa ng paraan. Oh. Oo, paanong maghanap buhay. Mm. O yun, yung kapatid niya, ang taga-benta. Mm. Kasi nasa kanya ang marketing. Galing naman pala. Si Pastor Rod, producer. Yeah. Yung kapatid niya, marketer. Yeah. Ang taga-tawa, di ba? Nakakatawa. Wala si Kadam alam. Teamwork na pala yan. Teamwork na sila. Oo. Oh. Oh. Siyempre, pag naalala ko yung ano, yung pa. Brother's Keeper. Bata pa pala ako, Brother's Keeper na ako eh. Oh. Kinakandaduhan ko siya sa loob ng kwarto eh. Tinatago ko siya sa loob. O kita mo, Pastora. Lifestyle na. Pastora, Pastora Melly, real life talk. Pag ikaw ay kinakandado sa loob ng bahay, ha? Yan. Ano po ang inyong ginagawa? Wala po. Ha? Huh? Hindi kayo nagwawala? Hindi po eh. Kasi mahanap po ako ng pagkakataon na mabuksan ng pinto para po ako makalabas agad. Wow! Kaya ang tingin ko, nasa pintuan. Dahil pag alam na ho na medyo matagal na binubuksan din naman ho ni kuya eh. pag nakalingat si Kuya Rod, ayan, tatakbo na ako sa labas. Wow! Hindi niya na ako mahabol eh. Mabilis ako noon eh. talo ko siya noon eh. Dahil, matali naman daw ang matching na paglalangan din. Totoo pala ang balita. Natatakasan. Hindi na paglalangan. Ano ba? Nalulusutan din. Natatakasan din. Pastora, si Pastor Rod po ba noon? Hindi nangungurot? Hindi namamalo pagka hindi kayo naaabutan? Hindi po. Hindi po siya nananakit. Yun lang po, mahilig lang po sa magsumbong. Dahil ang sinanay po ang namumurot sa amin. Oh. Ako talaga magsasabi lang. Pero wala ko siyang ginawa sa amin. Hindi. Ang saya-saya ng mga ka-daily life sharing nakikinig sa inyong dalawa. Sandali, Pastora, pag ikaw isinusumbong ka ni Pastor Rod nung bata kayo, anong nararamdaman mo po sa kanya? Nagagalit nga po ako minsan eh. Mm. Eh sabi ko, to sumbungero to. Palibasa ako magkasunod, lagi ho kaming dalawa yung medyo nag-iiringan. Kasi ho, pag siya inuutusan, gusto niya kasama ako. Kasi hindi ho ako inuutusan eh. Dahil na tumatakas ako. Hindi sabi niya, Nay, ayaw akong samahan ho. Siyempre, sasama ako dahil mangungurot na naman si nanay eh. So, samahan ko siya. Pero pag malapit na siya dun sa pupunta niya, iniiwan ko na ho. Dahil maglalaro ho ako eh. Naano ako eh. Kumbaga, yung time na paglalaro ko, mixi eh. Dahil sinamahan ko siya. Uwi siya, mag-isa lang siya sa bahay. Ako nasa labas na.
Masaya to. Ganun ho ako noon pag naalala kong lagi kong tinatakasan si Kuya Rod. Graming normal na buhay, Pastora. Normal talaga. Pastor, parang nagpalit ka ng pangalan mo na hindi Rodrigo ah. Si Kuya Sumbungero. Eh, kasi ako lagi inano yung nanay eh. Pag may mga ginawang hindi tama yung mga kapatid ko, tatawagin ako. Rod, hindi ka dito. Mga kapatid mo hindi naman sumusunod sa akin. Nagsusumbong siya sa akin, si nanay eh. Kaya, pero hindi ko naalalang pinalo ko si Pastor Ameli. Ang naalala ko na napalo ko noon eh, si Sister Ellie, yung kapatid ko. Dahil nung maliit yun, talaga hindi mapasunod ni nanay. Talagang iyakin siya ng maliit eh. Kaya sumbong na naman sa akin yung nanay ko. Kaya yun ang hirap sa panganay eh. Ikaw lagi ang inaasahan ng nanay mo pag hindi mapasunod yung mga kapatid mo. Grabe ano. Sapa po, Pastora May. Oh, sige po. Alala po. Kasi po, alimbawa po, ako yung nagkasala. Mm. Eh, meron ho akong tatlo kami babae magkakasunod. Apo. Si Biring tsaka si Ellie. Pag nagkasala ako, lahat ho kami pinaparusahan kasama si Kuya na hindi naman nagkasala. Kaya lahat mo siya nagagalit sa akin. Eh, papatayuin kami sa sulok. Eh, siyempre ho, naka-face the wall ka eh. Yun, di ang tagal na ho. Eh, kami tatlong babae magkakasunod, pag nagkatinginan, tawanan. Lalo kami hindi napapaalis doon sa sulok. Galit na galit si Kuya. Galit na galit sa amin. Tumigil na nga kayo. Hindi na tayo makakalis dito sa sulok. Eh, lalo ho kami tatawa. Tumatagalo yung parusa. Hanggang sa parusa, nag-e-enjoy sila. May sumasagot. Ano? Sabi ni Eli Almosara Patricio, patigas pala ng ulo ko noon. Lol, laugh out loud. Siya na to. Hindi niya maalala. Ay, grabe na gawin. Real life talk. Ang saya, Pastora. Sabi ni Eli, I remember that. Ate Meli, naalala daw po niya. Nag-enjoy. Noon, papalit kong face the wall na to. Bakit po face the wall, hindi dapa? Ganun ho sa amin dahil hindi ho kasi palo kay nanay eh, kurot. Kurot. Ang haba ng buhok namin noon, puro nakatrintas. Madali kaming mahablot. Masabunutan. Hablot. Kaya ang gagawin niya, tatlo kami, tapos si Kuya. Sabi niya, face the wall. Huwag kayo dyan tatayo. Lalo kami nagtatagal pag dahil sa katatawa, tawanan. Sabi para pag hindi mo iniintindi yung parusa. Parang nasanay na. Sabi po ni Yolanda Hiyaw, package deal po pala kayo nung araw ah. One for all for one. Sabi po yung aming motto. Kasi one for all for one. Kasi pag nagkasala isa, lahat para walang lamangan. Walang lamangan. Lahat kaya ang gagawin namin, siyempre, basta ganun, pag inutusan yung isa, pag hindi nakasunod, di lahat kami papagalitan. Opo. Kaya ang gagawin mo, nagpupulis kayo sa isa't isa, nagbabantayan, kailangan gawin mo yung best mo para hindi kayo maparusahan lahat. Yan yung Tora, para sa akin, mas malusog yung ganyang pagdisiplina. Malusog? Malusog. Kasi, magpapaalalahanan talaga tayo, katiyakan yan. Kasi ako ang hindi sutil. Ikaw medyo may ganito. Kung magkasala ka, damay ako. Di talagang maghawaan na lang tayo. Sunod ka na lang sa akin, Diyos ko. Ang matindi. Bakit sila nagsasaya naka-face the wall? Hanggang doon, naglalaro sila itong mga to. Hindi ko ma-imagine yung kuya. Sandali, tama ka. Gusto kong tanong kuya. Pastora Meli, inaabangan nyo rin ba si Pastor Rod ay magkamali noong araw? Para siya naman ay mapasurang parusahan? Lagi pong nakakulong sa kwarto eh. Drawing ng drawing. Kaya ako,
kumbaga, ako yung parang pinaka-pinuno ng mga, ng ano eh, ng bubuli. Yung pinuno ng taga-buyo. Oh. Kaya pag gano'n, hindi, nasa loob lang mo sa talaga ng kwarto. Oo, oh, talaga. Tagaw ako yun. Talaga yung nasa labas. Kumbaga oh. Sabi nga si Maron, parang gano'n. Yung ako yung agresibo lagi. Wow! Nako, mga ka-daily life sharing, ha? Sabi na, oh, sabi ni Samuel Siruela, fraternity po ata tawag doon. May sorority, kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Ay, nako, pati mga komento. Ay! Ngayon, alam mo ba, Pastora Meli, sabi ni Nanay Corazon Santos, ha? Noon pa raw pala ay bahay pinto na daw po pala kayo. Ay, bantay pintuan. Security guard. Yeah, para security guard. Binabantayan opo. Nyo kung paano kayo makakatakas. Galing. Okay. Sandali nga. Ah, dahil narinig na natin si Pastor Rod, saan siya nag-aral, tanungin lang natin sandali si Pastora Meli. Ha? Okay. Pastora, kasi ang ganda na ng kwentuhan natin eh. Puro mga kasutilan na kaagad eh. Ha? May tanong po ako sa inyo. Sandali, sumasagot si Ate Eli. Basahin ko lang. Kung ang nainay namin ay nangungurot pag nagagalit, ang tatay namin, pag may kasalanan kami, pinapaluhod kami at sinasabing, manalangin ka at humingin ang tawad sa Panginoon. Pero tigas kasi ang ulo ko noon. Mas gusto kong paluin na lang kaysa mag-pray. Parang ang sarap i-guess nito. Sutil. Bakit mas gusto mong mapalo kaysa mag-pray? Hindi ako makaget over sa kanila. Ang saya ng kwentuhan natin. Ay, oo. No. Napaka-normal, Pastora. Masagot tuloy yung pinsan ko sa Thailand. Oh. Oh. Sabi ni Ate Baby Corpus, good PM, Pastor Dong, at mga ka-daily live sharing. Nasa Phuket, Thailand dito eh. Hello, ngayon po. Ay, tuloy na natin, ha? Hihinga muna ako sa kwento ninyo. Pastora, saan kayo nag-aral ng elementary? Sa Lakandula Elementary School po. Oh. Ah. Mayroon po ba kayong hindi makakalimutang karanasan nung kayo'y elementary? Meron po. Mahulog po ako nung... Kasi wala, alam nyo ba noon, nakasuot ba kayo ng bakya? Bakya? Bakya. Opo, alam kasi, ko yun. Mahal po kasi ang sapatos noon. Eh, nakabakya lang po kami. Siyempre, madulas yung floor ng ano, ng school namin. Pagbaba ko sa hagdan, dire-diretso ako talaga dahil nadulas ako sa elementary ako. Mm. Tapos, nung namang gusto ko yung monitor, nagmo-monitor sa after class. Opo. Kasi oh, meron akong time na mag-lakwacha. Lakwacha na naman? Opo, talaga ako noon. Kasi siyempre yung limitado yung oras namin sa bahay. Kung gusto ko doon, naglilinis. Dahil matagal ko bago pumasok ng bahay. Talagang, ano ko eh, kalyehera, tawag nila. Kalyehera ho ba yun? Yung laging gusto sa labas. Yun ang tawag nila sa akin. Kaya tapos ho doon sa elementary naman, dahil alam naman ninyo yung buhay namin noon, yung baon namin, wala ho kaming baon eh. Alam ko ang baon namin noon, pandesal, may asukal. May asukal. Nahiyaw kami kumain sa harapan kasi pagkagat mo ng pandesal, nauhulog yung asukal. Eh, sabi ko nga, hindi man lang nilalagyan ng margarin para dumikit yung asukal. Hindi halata. Ganun na ang ano namin. Tapos, oh, pag merong seller, nung elementary kami sa house, sa HE, magtitinda ka ng mga pagkain sa room, sa bawat room. Tuwa ako pag hindi nag-ubos.
Matthew, bibigay na lang sa seller yung naubos. Ayun, hindi naubos. O di, meron akong kakanin, hindi lang yung pandesal na asukal. Ang gustong-gusto ko doon yung pandesal na mayroong corned beef. Oh, wow! Upgraded! Uy! Tatandaan nyo yun pag elementary. Yun ang ano namin doon sa, yun ang natatandaan ko sa elementary na pati ho yung mga laro na nilalaro ko. Yun yung drum. Drum. Yung drum na umiikot. Tatayo ka doon sa taas. Aba, kaya mong balansin noon? Drum. Opo, kaya mong magbalanse? Opo. Noon. Oo, oh, talaga. Yun mo yung mga laro ko. Kaya galit na galit si kuya dahil babae nga ako eh. Napakaliksi mo kung ganun. Noon, yung mga panglalaking mga laro. Yun ang gusto Opo. Ko. Yung mga yan. Meron akong mga drum, kaklaseng ganyan. Sa drum, mo. Nakatungtong. Pastor, nakatungtong. May sagot na. May sagot na po kay Ate Ellie. Sabi ko, ba't mas gusto niyang pinapalo kaysa mag-pray? May sumagot po. Sabi po ni Samuel Siruela, mas madali daw po kasi ang paluin. Matagal pong manalangin. Ang tatalino ng mga ka-daily live sharing. Ay, nako. Ay, nako. Sige nga po. Ngayon, Pastora, nung elementary po kayo, ha? Ang tanong ko po sa inyo, ilan na po kayong magkakapatid noon? Elementary. Opo, ilan na kayo? 19, ano ba yun? Kung 12 years old ako noon. Parang si ano, kay Joel? Pang 6. Ah, 6 na. Oh, okay. Kung 6 na kayong magkakapatid noon. Okay. Nung elementary po ba kayo, Pastora, achiever po kayo? Naging ano po ako eh, third honorable mention. Wow! Talino! Pastor Rod! Pagkatapos po nung wala na. Ah, wala! Pastor Rod, ikaw nung elementary, anong award? Sabi ko nga sa inyo, na-promote ka ako eh. From grade, from section 2, naging section 1 ako eh. Dahil second ako sa klase sa section 2. Ngayon, nung mapunta ako sa section 1, sabi ko nga sa inyo na naging section 1 ako. Pero pangalaw pa rin ako nasa section 1. Kaya nasa huli nga lang. Pangalawa sa huli. Ay, nako. Okay. Meron pa po ba kayong hindi makakalimutang kwento? Magkakapatid nung elementary. Okay, nabanggit nyo kanina, baon. Sa pagkain naman, kumusta ang pagkain ninyong magkakapatid? Ang pagkain po. Tungkol po doon sa, alam niyo naman mo, kasi magkano lang naman ang sahod ng tatay namin. Alam po yun, 200 eh. Kasi nag-retire po si tatay, si Ellie, ang 1952. So, pumapasok na po kami noon, pero wala, konti lang talaga yung gastos namin. So yun yung mangga. Opo. Yung ripe mango. Ang tingin po namin pag hinihiwa na, lahat kami nakatingin sa buto. Dahil po ang buto, ikaw lang magsusolo, di ba? Susoloin mo yun. Yung bisngi, hahatiin yun. Di ba? Hahatiin. Di, ang liit na lang sa'yo. Kaya ang mata namin nasa buto ng mangga. Kanya-kanyang tingin yun. Unahan na lang kung sino makakakuha ng buto. Tapos pag hindi mo nakuha yun, ala, kaya lang, at least nakakain ka ng mangga, pero hiwa-hiwa na. Oo, ilan ang magkakapatid, anim? Yun naman mo sa ano, sa soft drinks, alam niyo naman soft drinks noon, 2-5 yata yung sinukuan, alam niyo yung sinukuan. Yung may kulay. May kulay na soft drinks. Hindi yun na ata naranasan yun. Pero yung pinaka-ano, yung sa Pepsi, lihilera ho namin yung baso. Opo. Tapos ilalagay mo yung laman ng Pepsi.
doon sa nakahilerang baso. Kailangan ho, walang tataas. Walang bababa doon sa, sa baso. Pantay-pantay. Kasi pag hindi pantay-pantay, nayo, o magaganda naman. Yung kumbaga, meron kang kinikilingan. Kaya ako talagang, lahat kami nakatikim kahit kumbaga napatak, at least natikman namin yung Pepsi. Wow, talaga. Paminoon. Nako, sumasagot ulit sa Ate Ellie. Sabi niya, buti nga kung may baon pa tayong pandesal with asukal. Kami ni Boy Santi, may time na walang baon. Sasabihin ng teacher ko, lumabas na raw ako at nag-recess. Kaso wala naman akong baon. Lalabas ako at babasain ko lang ang labi ko ng tubig. At saka ako babalik ng classroom para makita ng teacher kung kunwari ay kumain na ako. Oh, madiskarte. Nakagaling. Ay, talaga naman. Nako, ganun po kami kayaman noon. Biyaya talaga. Dahil po yung pension po ng tatay ko kasi is 200 lang. 100 pesos. So, 200 pesos. Tapos so, siyempre marami kami, meron pangangailangan, maglo-loan. So yung 50% nung 200, di 100 na lang. Opo. Di lalong lumiit yung aming kagastusin. Kaya ako gano'n. At salamat na rin lang ho doon sa pusa. May pusa? At pusa. May pusa. Na wala ho talaga kaming mauulam. Maya-maya ho may pusa na may kabit-kabit na yung nakabalot sa tela. Relieno. Parang relieno. Parang morcon ho ba yun? Morcon. Morcon. Tala niya doon sa may paanan ng nanay ko. Wow! Yung ganong morcon. Oh. Akala namin kung ano yun, baka mamaya masamang bagay. Kung bukas ho namin karne, may ulam na kami. Wow! Talaga naman. Pusa. Ginagamit ng Panginoon sa amin talaga napaka. Noon hindi namin yung nakikita dahil siyempre yung mga bata pa kami. Tawanan na kami noon eh. Kaya inaabangan namin lagi pusa. Baka ako meron na naman bit-bit. Nako, sabi ni Ate Ellie, pag breakfast, pag kumain ka na daw ng pandesal, bawal kumain ng sinangag. Kung hindi, siyam na siyam na pares ng mata ang tititig sa'yo at isusumbong agad kay nanay. Hindi na si Pastor Rod lang ang nagsusumbong, dumami ang taga-sumbong. Grabe, no? Oh. Okay, sa pag-iigib ng tubig, yan, kumusta naman? Pastor Rod, sino nag-iigib? Kami po ni Dingbiring yung kasunod ko. Nag-iigib kami ng tubig. Yun pong merong kariton. Opo. Tapos ay merong drum yata yun o yung mga plastic na lalagyan. Nag-iigib po kami sa Bukay Senju ba yun? Yung sa fireman. Yung sa mga fire department yung nakalagay sa doon. Doon kami nag-iigib. Ang layo po nun. Meron kaming kariton, kaming dalawa. Kahit gabi, nag-iigib kami. Ganun po ang... Kasi meron po kami kanya-kanyang toka. Na... Wow. Ano, na trabaho. Kaya lahat na nalaman namin. Si Pastor Rod, taga-luto. Taga-igib kayo. Meron ako po yung taga-palengke. Taga-luto. Si Biring naman ang taga-laba, taga-plancha. Si Ellie naman taga-alaga. Yung medyo maliliit na, taga-hugas ng pinggan. Kanya-kanya ho kaming oras para maghugas. Eh, Pastor Rod, ano na po trabaho niyo rito? Kompleto na eh. May taga-igib, taga-plancha, taga-luto. May taga... So, sa ano? Sa lumang bahay namin, may ang tubig noon sa gabi lang. Sa araw walang tubig. Kaya ako nagbabantay sa gabi. Oh.
Binabantayan ko hanggang sa makakuha ng tubig. Sa Tondo pa rin po ito? Sa Tondo. May schedule. Sa Galangin. Pastor Rod, nung dumami na ang iyong mga kapatid, dati kung si Pastora Eli lang ang binabantay mo, sinusumbong mo, pas, tapos parang nagkakasunod-sunod na eh. Hindi ka ba nagre-reklamo na noon? Sandali nga, parang dumadami na to ah. At pakasunod kong tanong, may lumabas bang katulad ni Pastora Eli na hinahabol? Hindi ko maalala ang ano eh. Kasi noong panahon yun eh, pag madami na kasi, hindi mo na malaman eh kung sino-sino sila eh. Mm. Kung ano ang gagawin nila. Abala na bawat isa eh. Makanya-kanya na siya ng trabaho. At kapag nagkakasama-sama kami, talagang masaya sa bahay. Kasi madami kayo eh. Oh. Pero ang naalala ko doon, kapag nandun na nga ang mga kapatid ko, ginagawa ko naman kung anong maaaring magawa ko. Pero naalala ko, iniwan kami ni tatay at ni nanay na pumunta doon sa Nasinto Masbate. Ano din ba natin, Meli, noon? Nasa high school ako, no? Elementary ka. Diyala lang tayo sa Moriones dahil walang mag-alaga sa atin. Dahil balabalak nila, dalhin kami sa Bisaya. Iniwan na lang kami. Di, ang layo pa. Sasakay pa kami ng jeep papunta sa Moriones dahil ang eskwela sa Lakandula. Ngayon, nung pasakay ako ng pasakay kami dalawa ng ano ng jeep, pinauna ko na siya sumakay. So, sasakay pa lang ako, nakahawak ako, na nakabitiw ako, tumatakbo na yung jeep. Naiwan ako doon sa ano. Ewan ko, naalala mo yun. Naiwan ako sa karsada. Buti na, hindi ako nasagasaan nung sumunod na jeep. Grabe. Naku. Praise God. Naku, sandali nga, Pastor. Pastor Rod. Grabe yung mga pinagdaanan ninyo, ha? Mga sa transportation, may mga ganyan na kayong experience. May tanong po ako sa iyo, Pastor Rod. Dahil dumadami ang iyong mga kapatid, tapos napansin mo parang lahat na lang sa iyo inihahabilin. Dumating ka ba sa kaisipan na lagi na lang ba ako magbabantay sa kanila? Hindi ba sila dapat magbantay sa sarili nila? O si Meli naman ang magbantay? Pero kasi pagkapanganay ka, paborito ka ng nanay mo eh. Ako laging gustong bilan ng nanay ko ng damit, kung ano nung gusto niyang bilhin. Ako naman, sabi ko, nanay, wag na, bigay mo na sa mga kapatid ko. Nagagalit ang nanay ko. Wala naman ako kung swerong bilang ka ng damit. Mas kailangan ng mga kapatid ko. Sila na ang bilan nyo, wag na ako. Yun ang aking, nagpaparaya ako lagi sa mga kapatid ko eh. Nung ako eh, bilang panganay. Kasi titingnan ko, mas mahalaga yung mga kapatid ko na maalagaan muna ng nanay ko sa pangangailangan. Ako nga, nangyari nga, lumaki ako na isang pares lang ng ano eh, damit meron ako eh. Isang long sleeve at isang pantalon lang eh. Oh. Pagdating ng hapon, lalaban lang yun. Patutuyuin, paplansyahin, yun ulit susuot ko sa kinabukasan. Kasi wala naman kami pambili. Ngayon, kung bibilan lang ako, paano may mga kapatid ko? Kaya sabi ko, unahin nyo ng mga kapatid ko, huwag na ako. Wow. Matindi. Okay, kagaling naman. Pastora, sa'yo naman, nung nag-high school ka na, saan po kayo nag-high school? Torres High School. Sa Tondo rin yun. Sa Tondo. Torres. Nung pong high school kayo, sino ng mga siga nung mga panahon ninyo? Hindi ako masyado ano sa ano yun eh. Yung mga ganong siga-siga. Kasi yung medyo naging tame na ako nung high school. Oh, wow. Ang mga kasama ko na, yung mga classmate ko. Okay. Kasi section 1 ho din ako noon. Wow. Sa Torres. Kaya medyo hindi na ako ganun kalikot. Kaya ako nung mga ang ano ko doon, yung mga achievements ko naman doon,
pag-uho yung Boys and Girls Week. Oh. Naging MJ, sa MJP po, naging captain ako, na kapitan ako ng isang presinto, station, police station. Nakalimutan ko na lang kung ano station yun. Mas naging representative din po ako dun sa YMCA. Mga bagay na ganun. Kaya, para hindi na rin ako lumalabas-labas ng ano. Dahil, hindi na, parang naglaylo ako doon eh. Parang nagsawa ako nung elementary. Nagdadalaga na si Ate Melly. Yun siguro po yun, nung high school kayo. Pero pag-uwan naman kasi kabukha noon, opa, bilang panganay sa babae, kasi tatlo kami muna magkakasunod eh. Opa. Ako naman ho yung laging binibili ni nanay. Oh. Napakulutan ng buhok, lahat-lahat. Tapos oh, may handang, diba, 2 years lang ho kasi ang tanda ko dun sa susunod eh. So yung sa akin, isusunod dun sa, hindi sila ibibili, yung nilumaan ko, ibibigay doon. Tapos oh, dun naman sa dahil 2 years din lang sila, yung galing dun sa pangalawa, kay Sister Ellie naman ho, napupunta. Kaya kapag kay Sister Ellie na, either kupas na, manipis na. Kaya galit na galit siya sa akin. Bakit daw ako laging binibili? Eh sabi naman ni nanay, eh ano naman yun eh, kumbaga pagkaliit ka ate mo, doon naman sa susunod, so ganun. Alam mo, ang laging may bago. Pero nung high school, dahil na marami na kami, malalaki na. Yun yung uniform ko galing sa kapitbahay namin. Oh. Ang pinagliitan. Yun yung uniform na yun, yun, dahil sa nipis, yung likod, manipis na. Kaya ho, ginagawa na lang ni nanay ng ano, sinusulsihan na lang. Ganun ho ang mga ano namin. Pati ho yung mga sapatos, kapag maliit na, binubutasan ni tatay sa dulo. Para ho lumusot yun to, yung mga daliri nyo. Kasya na naman. Binubutasan. Yung lupa at saka yung simento, maano na ng daliri mo. Dahil haba ho kasi yung mga daliri namin sa paa eh. Bubutasan na lang ni tatay. Kakasya naman. Sumasagot po ulit si Ate Ellie. Sabi niya, naku, damit. Naaalala ko po, si Pastora Melly at sumunod sa kanyang sister namin, binibilhan ng nanay namin ng damit. Ako, wala! Okay ba, Ate Ellie? Okay ba? Drama natin doon, ha? Ito pa, may kasunod pa siya. Sabi niya, okay yung dating, you know? Pag nagreklamo ako, bakit sila meron? Pero ako, wala! Inulit-uli. Sasabihin naman ng nanay namin, pag nakaliitan na raw ng dalawang ate ko yung mga damit nila, doon na raw ako agad. Ang damit ko ay mamanahin. Confirm! Hindi. Real life talk talaga. Pastora, kung sinuot naman yun ng isang taon, nilalabhan lagi. Anong hitsura nung pagdating na sa kanya? Kaya nga dalawang beses ang sinabi, wala. Ulubang. Manipis na. Kupas pa. Sabi ni Bishop Joey Lapitan, mana-mana lang daw yan. So, masasabi po ba natin na ito yung privilege ng mga panganay? Tama po ngayon. Ngayon, Pastora, nung high school ka, ano ang hindi mo makakalimutang kwento? Meron po ba kayong hindi makalimutang kwento nung kayo'y high school? Oh. Yun lang po lang pagalitan kami dahil hindi kami umattend ng ano eh. Maano po? Ng flag ceremony. Oh? Dahil sabi, dapat daw kami ang maging para example. And dun lang po kami sa room, nagpa-flag ceremony sa baba. Inano pa po kami sa mic dahil di ba pag Monday, yun flag ceremony. Lahat po kami ay pinalabas dun sa kwarto.
Pero yun, nasa third floor kami, di kitang-kita kami lahat. Eh, ando doon pa naman iba namin mga kaibigan, may kapit-bahay pa kami doon. Ikaw, yun ang hindi ko makalimutan talaga na sitwasyon. Talagang dapat susunod. Yan, nako. Nabanggit nyo kanina, Pastora, ha, yung sapatos, bubutasan. Oh, eh kayo po ba, binutasan din po ba yung sapatos nyo nung kayo yung high school? Kung graduate po ako nung high school, nirequire po kami ng high heel. Oh! So ano eh, graduation daw. Eh wala po naman kami pambili. So nanghiram po ako sa tita namin. Eh ang luwag. Maluwag sa akin. Nilagyan ko po ng newspaper sa nahan para magkasya. So, ang hirap po nun, maglakad ka, naka-high heel. Yan, layo-layo pa na lalakad, akit ka pa sa stage. Nilagyan ko lang po ng ano, newspaper yung harapan para magkasya sa akin. Ang hirap po talaga, ang sakit sa paa. Yun po yung, ano po. Ganun po kami ka, ano, dahil gusto lang po naman talaga na makagraduate. Gusto lang po talaga namin na kahit mahirap eh. Pero gusto yung kagustuhan niyo po na yung nais mo sa buhay mo. Gagawa ng ayun. May isa pa ako na masasabi. Opo. Doon sa ano namin, mga mabata pa kami. Kasi wala ho kami talagang TV. Oh. Kaya paano po namin, medyo maganda po ang naging buhay. Binigyan ho kami ng luma nilang TV. Yung channel selector, ano niyo po ba yung channel selector? Yung pinipihit pa. Opo, opo. Eh, maluwag na po yun. Kung gumalaw ka, mawawala doon sa channel. Ang gagawin namin, kanya-kanya po kami oras. Halimbawa, ako muna-una ang gagano. Eh, nangangawit na isa. O, huwag kang hihinga. Dahil pag huminga ka, mamamatay ka. Yung susunod naman, ho. Yung susunod. Kasi matapos yung palabas. Eh kaso napagod na kami, ginawa namin, tinalian namin. Parang itatali mo doon sa may paa, may paano ano eh, yung console. Doon namin tinali. So, plenty na kami nanonood dahil hindi na gumagalaw. Nakatali na oh, yun. Kaya sabi ko nga, yung sinasabi natin na yung mahihirap ay mahirap. Okay. Talagang gagawa at gagawa ka ng paraan para satisfy mo naman din yung nakikita mo rin. Oo, para matugunan lang yung gusto mong makita. Oo. Tanong ko nga, Pastor Rod, nung dumadami na yung kapatid ninyo, being, di ba, brother skater nga pinag-uusapan natin eh. Panganay. Nararamdaman nyo na po ba dito yung responsibilidad bilang panganay? Nandun lagi yun eh. Katunayan, madalas ako dun nga sa sinasabi ni Pastor Meli, yung pinalaki ng nanay ko yun eh, si Manang Norma. Ano yun, yung magulang ni Dixie, yung kaibigan ng isa nating kabangers dyan. At madalas ako doon, tuwing meron silang sobrang mga gamit doon sa bahay, kasi nakikita ko yung kanila mga masanas eh, gugulong-gulong lang sa, ano, sa sahig eh. Oh? Pinipilit ko undalin yun sa kanila dahil na alam namin na mahirap. Hindi namin kaya bumili ng masanas. At tuwing merong mga Chinese New Year, meron silang mga hamon. Tuwang-tuwa kami. At talagang yung hamon na yun eh, iuwi namin at yun ang pagsasalusaluhan namin. Kaya kami magkakapatid, ako bilang panganay, responsibilidad ko din naman na tingnan na ano ba maitulong ko sa kanila pagkat wala din naman ako. Katunayan, nung nasa high school na si Pastor Meli, madalas wala na ako dahil napunta ako sa mission nga eh. Lagi na akong lumalabas sa papunta ng mission. At hindi ko na nga matandaan nung siya graduate eh. Sa mga panahon na yun. Lagi na akong wala, siya ang tumayong kahalili ko. Kaya siya ang naging
brother's keeper ng aking mga kapatid na mas matagal kaysa sa akin. Sapagkat siya ang high school pa lang siya eh. Talagang gusto niya magtrabaho. Nung mag-college siya habang nag-aaral, nagtatrabaho din siya upang suportahan ang pangailangan ng pamilya. Kaya hanga ako sa kanya, sa kanyang dedication sa aming family. Siya ang sumuporta sa lahat ng aking mga kapatid na ako ay malayo. Wow. Okay. Sandali po, Pastor Rod. Ilang taon po kayo nung kayo kamo ay nag-mission? Ano ako? Nag-start ako 17 years old eh. Okay, 17. Mga ka-daily life sharing, tatandaan natin ito ha. Yun ang simula na si Pastor Rod ay maglingkod sa Panginoon. So Pastor Rod, 17 years old po kayo nung nakilala niyo po ba ang Panginoon o nagdesisyon na kayong mag-serve? Nung makilala ko Panginoon, nasa ano ko eh, second year high school pa lang eh. 14 years old. 14 po kayo noon. Mga 16 siguro eh. Okay. Medyo matured na ako kasi maaga ako naging matured eh. Mm. Kasi noong second year high school, naging ka-eskwela ko nga yung ano eh, kapatid na ni Sister Vicky sa stenotyping. At doon ako inimbitahan sa church. Opo. At dahil ako sakitin, doon ko din na nasupuan ng Panginoon, ako'y pinagaling. Pero ang encounter ko sa Panginoon tulad sa tinestify ko noon ay noong napunta ko ng Bataan at nakita ko yung first miracle, yung maikling paan ng isang bata ay humaba, hinabaan pa yung dati, bumalik doon sa normal na haba. Wow. Ngayon, Pastor, noong nakilala mo ang Panginoon, sa age mo na yon, inintroduce mo kaagad ba ito sa mga kapatid mo? Sa magulang mo? Mahirap sila ano yun eh. Mahirap sila ang dalhin dahil mga manang yan. Lalo na nanay ko, talagang sidekick niya si Pastor Rameli sa ano yan, sa Black Rosary. Talagang kasama yan. Matitindi yan eh. Mga talagang hardliner yan eh. Hindi umaimbitahan yung mga yan. Kaya ang ginawa ko, yung pinakamahina sa mga kapatid ko, yung pinakabata, yung mga bunso at yung hindi, yung buso sa lalaki at yung pangalawa, yun ang aking inimbitahan. Inalo ko ng candy para sumama lang sa akin. Doon nagsimula na makapagdala ako sa kanila na kahit dalawa lang sa mga kapatid ko muna. Wow. Hanggang later on, mahabang salaysay na yun na nadala ko silang lahat. Amen. Wow. Okay, salamat po Pastor Rod. Mahalaga to mga ka-daily life sharing para masubaybayan natin yung encounter nila sa Panginoon. Ngayon, Pastora Melly, mukhang bababad tayo sandali sa iyo. Yan. Total, tinanong ko po kay Pastor Rod yung responsibility. Nung nag-high school po ba kayo, naramdaman nyo na po ba yung responsibilidad? Opo, dahil lagi po ako yung sinasabihan ng problema. Dahil po si Kuya nga, second year high school yata siya, wala na siya sa amin. Hindi na siya masyadong nag-i-stay sa bahay. Dahil nga doon sa mga mission, lagi siya ando sa church. So sa akin po lagi sinasabi ni nanay at ni tatay kung ano yung nangyayari sa bahay. So kaya po parang tumatak na sa akin yun eh, na gusto ko yung nangyayari noon, mabago naman na nakita kong paano sila magpahalaga sa mga anak nila, dapat kami ganun din. Kaya parang lalo na po nung nanghihiram kami ng pera na pang-tuition, ako nakakatanggap ng mga masasakit na salita na sabi, kayang gustong-gusto niyo akapin yung puno na hindi niyo kaya. Oh. Ang sakit puno sa akin noon. Wala akong magawa dahil nanghihiram lang kami. Pero binabayaran po naman namin yon. Kaya po nung pinipilit ko talaga natatandaan ko nga po nung medyo malit nga ako, sumasali po ako sa yun yung pag may piyesta, yung kantahan. Opo.
Tumali po ako doon sa singing contest. Napanalunan ko po 30 pesos. Eh, malaking bagay na po yung 30 pesos noon. Kaya, pag sinasabihan nila ako ng problema, eh, bata pa, wala akong magawa. Kaya, nakaano sa akin yun. Kaya, nung pinilit ko talagang magtrabaho agad, para tulad ho nung mga, di ba mahilig yung nanay ko noon na pag merong piyesta or may handaan, manghihiram ho kami ng kubyertos. Oh. Eh pag yung mayram ho ako, ang dami kong naririnig na salita. Eh wala, eh, siyempre tatanggapin ko na lang. Kaya po nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho, bumili ho ako talaga ng kubyertos, ng mga pinggan, ng mga baso. Wow. Kasi nararamdaman niyo yung nakikita mo doon sa yung ginaganon kayo, parang yun nga yun, sabi pilit na pilit. Pinipilit daw yung hindi namin kaya. Eh nakita ko naman, ang kaya nagpipilit naman ang tatay namin. Yun lang sabi niya na wala akong may papamana sa inyo, kundi yung pag-aaral. Kasi kung kayo kung nag-aral kayo at nakatapos kayo, ang katagumpayan niya nasa inyo. Pag ginamit yung pinag-aralan niyo, diba? Okay. Eh kung hindi ka naging successful, hindi mo ginamit yung napag-aralan mo. Kaya pinipilit ho namin talagang makatapos dahil yun man lamang mapakita namin sa magulang namin na kahit mahirap, napupursige para makamtan yung nais ng mga magulang namin. Yan. Kaya yun po ang ano, responsibilidad na laging nasasabi ng nanay sa amin. Kaya po nung magkatrabaho po ako. Sa madalit sabi, Pastora, sandali po ha. Sa madalit sabi, high school pa lang po kayo, naintindihan ninyo yung responsibilidad. Opo. Ilang kasi taon ako, po kayo noon, Pastora? Mga 16, mga ganun. 16 years old. Ano yun eh, high school. Kasi si kuya ko, ano eh, pawala-wala na sa bahay. Mm-hmm. Eh, ako lagi yung sinasabihan ng ano, dahil maliliit pa ho rin yung mga sumunod sa akin eh. Mm-hmm. Hindi pa ganun ka ano eh. Kaya yun nung ang magiging outgoing ko, yung lagi nasa kalye, medyo nabawasan ho. Dahil doon sa kinukwento sa akin ni nanay na kahirapan. Tora, alam mo, kaya ako ito tinatanong para marinig ng mga ka-daily life sharing na po pwedeng yan, maging responsable dahil naintindihan ang kahirapan. Yung iba kasi, nagre-rebelde. Pero kayo, naging responsable. Di ba, Pastor Dong? Ngayon po, ito ha, isinusulat ko eh. Imaginin mo yung statement. Huwag yakapin ang puno na hindi kaya. Napakamatalinghaga ng mga salita nun. Huwag yakapin ang puno na hindi kaya. Para bang sinasabing sa Ilocano eh, hangkang agbibisin. Parang ganyan sa Ilocano yan eh. Pangit sa salita eh. Pag sa Tagalog naman eh, bakit ba pinipilit mo yung hindi mo kayang yakapin? Di ba, Pastor Dong? Oh, di ba parang napakalaking insulto nito? Alam mo ba, sabi ni Ate Elio, yes, I was insulted by an officer in our school saying I was not even entitled to take our prelim exams. So why ask for a promissory note to take the midterm exam? Imaginin mo yan. Oo. Oh, oh. Si Pastor Rod, naglingkod. Ito na, ang real life talk, realidad ng buhay. Yung panganay na single out para maglingkod. Yung sumunod sa panganay na dating nasa labas, laro ng laro, naging taong bahay. Ngayon, Pastora, masasabi mo po ba dahil nakita mo yung responsibilidad, pwede mo bang sabihin dahil mahal mo ang iyong pamilya, mahal mo ang iyong mga kapatid at ayaw mong kayo ay mapariwara? Opo, yun po ang nakita ko eh. Dahil
May edad na po kasi si tatay. Tapos si nanay nasa bahay lang. Pero andun po yung eagerness nila sa sampu namin na gusto nilang maging maganda yung buhay. Dahil sila nga raw po. Dahil ang tatay ko raw po and hanggang grade 3 lang po yata siya o grade 4. Pumunta na siya dito sa Manila. Ang nanay ko naman ho, grade 7. Kaya gustong-gusto niya raw ho talaga na lahat kami ay makapagtapos. Kaya, nung nga pong una kong sahod na 6 pesos a day. Wow! Yung una-una kong weekly ho ang sahod ko noon. Yung una-una kong pay envelope, talagang tagong-tago ni nanay yung 36 pesos. Tumantua na po siya dun sa 36 pesos. Dahil malaki na po yun noong 1968. Nung nag-start akong... Sorry po, ilang taon po kayo nung ano, umita ng 6 pesos a day? 20. Pagka-graduate ko po ng ano, associate, talagang pinilit ko yun sa stenotyping. Ah, nakagraduate po kayo ng college? Ganun po ba? No, two years po. Kasi pag 2 years doon sa PUP, pwede ka nang maging clerk. Kaya po, inano ko yun, pinili kong matapos na, ayun nga po, makita pa lang ko yung tatay ko sa may pintuan ng sa pagbabayad. O sige, Ms. Almasara, kunin nyo na dito yung go signal na pwede na mag-exam ang anak nyo. Ganun ho kami eh, every time andyan si tatay para makapag-exam lang kami. So, okay, talaga ang pinilit ko na makapag-trabaho. Oh, sadali lang po ah. Bago tayo pumunta ng trabaho, tapusin natin yung high school. High school, tapusin natin, Pastora. Hindi ka ba nagkaroon ng MU? Mutual understanding nung high school. Ganun po. May MU ka din, oh, Pastor. May MU din, may MU. Oy! Ano naman po ang MU? Oh, si Brother Rod, Pastor Rod. Oo, may MU siya. Real life talk, Pastor Rod. Alam mo bang may MU na siya nung high school? Hindi pa. Oy. Lihim sa akin yun, ba? Lihim. Pastora, ano ba yung MU mo nung high school? May utang. May MU, may utang pala, Pastora. Ikaw talaga. Yung iba tingin ngayon na hindi MU nga, may mutual understanding. Sabi, may utang. Tuwan-tuwa pa naman si Samuel Suruela. Ayun, may MU. Yehey! Ibang feelings naman. O ngayon, anong feelings mong may utang pala? Ang MU niya. High school, may utang. Sandali po. Nung elementary kayo, bata, elementary, hyperactive. Pagdating po ng high school, hindi nyo na po ba naranasang ano, maglaro? Puro responsibilidad na? Kasi nag-aalaga rin po ako ng bata eh. Parang si Joel po yata. Si 1958 si Joel eh. 1965. 65 po yan. 65. Si Sarah. Si Ruth. Yung maliliit. Pero alam ko natandaan kung nalagaan ko talaga si Joel. Tapos si Boy. Si, yun. Yung mga sumunod na si Sister Ellie na. Kaya, Ito madalit sabi nung high school po kayo, 10 na kayong magkakapatid, kompleto na. Hindi pa po. Ah, hindi 65, pa. Ano pa, 63? 1963 ho yun. Yung high school ako. Pag ano na ho yun, 8. 8 na kami. Pastora, nung nararamdaman mo na yung bigat ng responsibilidad, di mo ba binalikan si nanay at si tatay? Bakit man dami namin magkakapatid, tapos hindi nyo naman kayo may kayang buhayin? Di mo ba siya tinanong ng gano'n? Para sabihin, huminto na siya? Hindi po. Ah, hindi. Wala po nagtanong sa amin ng gano'n.
Wow. Kasi po nakita naman namin kung paano kami inalagaan ni nanay. Mm-hmm. Kasi ato lang po silang dalawa ni tatay sa bahay. Dahil si tatay ko, 1952 kay Ellie ho yun. Pamang papa na si Ellie. Tapos sumunod na yon. Kaya wala ho eh. Wala sa mind namin eh. Na ano, na magtanong. Oh, hinayaan niya na lang. Okay. Sabi po ni Pastor Carol Alar, karaniwan nga daw sa old time children ay marunong mag-alaga sa pangarap ng kanilang mga mahihirap na magulang dahil sa kanilang pagmamahal din sa kanilang mga magulang. God bless you po. Sabi po ni Ate Eli, siya daw po ang nag-alaga sa apat na younger sisters. Oh, ang galing naman. Inalagaan, nag-alaga, at patuloy na nag-aalaga, kaya umabot ng 10. Ah? Okay. Ngayon, dahil si Pastor Rod ay nag-mission na, dito tayo kay Pastora Melly, na high school pa lang, may MU na, hindi mutual understanding, kung hindi may utang. May utang. Ngayon, Pastora, sa madalit sabi, nung gumraduate po kayo ng high school, kahit na sa ganong mahirap na sitwasyon, mayroon pa rin po kayong pangarap. Meron po. Yun nga po maiahon. Yung mga magulang ko dun sa ganong sitwasyon ba na kasi ang hirap po sa anak na marinig yung mga sinasabi ng ibang tao sa magulang mo eh. Mm-mm. Parang nakakadurog ng puso. Tapos hindi ka gagawa para sila masuportahan. Di para kung nakibagay ka dun sa taong nambubuli sa magulang mo. Ang ginawa ho namin, ang isa pa hong nakatulong sa amin, yun pong si Santi. Dahil naging US Navy. Siya po rin yung katulong namin. Pero po, nagbigay din po siya ng ano sa magulang namin na hindi niya inalis yung kanilang binibigay niyang allotment. Kaya nakatulong din po yon. Pero po, dahil nag-asawa na rin siya, sabi ko lang, huwag nang pababayaan na hindi mabigay yung allotment. So, talagang, ang ano ho namin, talagang makita ho namin talaga yung magulang namin na parang kahit gano'n na nangyari, masaya na marami yung tumutulong din sa amin. Wow. Pero dapat kami yung magpupursige. Kasi ko yung tumutulong sa amin, may ano eh, may salita. Merong may ibang sinasabi na yun nga ho, yung inaakap ang hindi kayang akapin, yung bakit pinaano, ba't hindi bumili ng mga bagay, yung mga material na bagay, bakit pag-aaral ang pinupursige ng magulang namin. Kaya po, gusto ang ano ko noon, mabali yung pananaw nila. Wow. Na yung pag-aaral, eh, wala lang. Okay lang daw yun, na pag-aaralan daw yun. Pero yun daw yung mga bagay na material, eh, minsan ang hirap kitain. Pero sa tatay namin, yun talaga yung kanyang pinupusige. Kaya, kahit nga ho mahirap, pinilit po namin. Lahat po kami nasa public lang na ano eh, government universities and colleges nag-aral para humura. Pastora, tanungin ko nga, iniwanan kayo ng panganay, nag-misyon. Hindi mo ba siya tinanong? Nag-misyon ka, naiwanan sa akin, kung si misyon, wala ka bang ganung kwento? Eh, nag-mission, inuwanan sa'yo kung si mission. Eh. Tatlo lang yan eh, consumission o commission. ang natandaan ko lang po kasi yung sa ano namin eh. Sabi ko nga, bakit nagsipag-asawa kayo agad? Oh. Dahil bakit maaga kayo nag-asawa? Eh, hindi pa man tayo. Kumbaga, hindi pa po kami nakakamin ng estado. Apo. Kumbaga, hindi pa po kami, parang hindi mo pa nakukuha yung gusto mong mangyari sa magulang mo.
nagsipag-asawa sila. Kaya ako yung nag-iano ko naman. Kaya wala ako talaga MU eh. Kasi nakapokus ako dun sa ano eh, sa pag-angat ng magulang at saka namin. Tulong, pagtulong. Wow. Yun ang nasa isip ko. Pero meron, siyempre, meron din ano, akong crush. Siyempre, para meron ka namang mga classes. Pero hindi po inano yun ang gusto. Dahil nga, sabi ko, nag-asawa na itong mga ibang kapatid ko, eh sino pa yung tutulong? Kasi hindi na ho ganun magiging 100% ang tulong mo eh pag may asawa ka na. Yan ang naano ko. Kaya sabi ko, ako na lang siguro. Talagang, sabi ko, eh, siguro, eh ako kung meron, wala akong naramdaman eh. Kung bakit sila, wala akong naramdaman. Galing na disiplina yun. Brothers keeper siya. Ang galing. Okay. Pastora Meli, balikan na natin, di ba? Sabi mo, nagtrabaho ka na ng sekretaryal. Nung nagtatrabaho po kayo, being sa sekretaryal course, yun po yung time na nagtatrabaho, aaral kayo at the same time po ba nag-aaral po kayo? Opo. Wow. Kaya ako, hindi po ako kilala doon sa lugar namin eh. Papasok ko ako ng maaga sa office. Mm. Tapos uuwi ako sa bahay ng gabi. Mm-mm. Kaya ako sasabihin, anak niyo ba yan? Kasi hindi nila ako nakikita. Dahil nga aga-aga ko maalis para sa opisina. Tapos 6 to 9, papasok ko ako sa school. Eh, siyempre, baby bus yun. Bus ang sinasakyan. Lalakad ka pa ng malayo. Dumarating ako sa bahay minsan 11 ng gabi. Papasok ko na naman ng umaga sa office. Mm-mm. Ganun ho yung naging procedure noon. Kaya, kasi talagang gusto kong ano eh, ayoko nung sasabihan uli sila. Wow. Ayaw mo maranasan nila yung naranasan mo. Ayoko. Ilan po yung napag-aral ninyong kapatid, Pastora? Hindi naman po ako talaga yung nakapag-ano. Kumbaga, ano lang ako eh, contributor doon sa ano. Kasi meron din yung kapatid ko, si Santi. Opo. Tapos po, nung sumunod-sunod na, sila, tapos so, napunta na sila sa Hawaii. 1982, sila nanay. Doon ako nag-start na ako lahat doon kung umalis sila. At saka si Joel, nung nakapag-trabaho na rin, tulong-tulong na ho. Isama. Wow. Talaga po ang sahod po nila talaga binibigay nila sa akin, i-distribute ko na lang ulit. Wow. Galing. Pastor Dong. Oh. Yan ang maliwanag na all for one, one for all. Oo, walang greed, Pastora. Saka na magkakapatid, sila yung klase ng breed. Mm-mm. Na wala silang greed. Mm-mm. Oo, pag ganyan nga naman, may mararating eh. Opo. Yung lakas nila na ano, Pastora, naging isa ang puwersa. Mm-mm. Hindi kalat. Matindi yung sakripisyo mo, ha, Pastora. Pastor Rod, balikan naman po kita. Habang kayo po ay nagmimisyon, ano po ang nasa puso ninyo noong mga panahon na yon na nakikita niyo po na ganun yung sitwasyon ng inyong pamilya? Sa tingin niyo po, paano kayong makakatulong at paano niyo rin po silang maiaahon? Kung si Ate Meli may puso na gusto niyang maiaahon, sa side naman po ninyo bilang panganay, ano po yung nakita niyo naman na pwede niyong itulong sa inyong mga pamilya? Sa panahon nung ako yung makapagtrabaho na, kinuha ko yung isang kapatid ko, si Bering, Virginia. Ginawa ko scholar yun doon sa eskwelahan na pinagtuturoan ko. Oh. Kaya yun ang nakasama ko sa kabanatuan nung ako yung nagtuturo na. Mm. Yun lang yung naitulong ko sa kanila. Bagamat tuwing pupunta kami na mag-asawa sa Maynila, kung anong mabibili namin, madadala doon. Kasi tunayan minsan, nagdadala kami ng sako-sakong gulay para maibenta. Para may tulong din naman sa kanila. At
eh, alam niyo naman ang kita din ng mga panahon na yun eh. Yung konsweldo ng 120 pesos sa isang buwan eh, napakalaki na yun eh. Ano naman na maitutulong mo masyado. Kaya sila nakababa doon sa Manila, si Pastor Ameli, at yung ibang nagtatrabaho, sila talaga ang bumalikat ng mga pangailangan ng pamilya. Wow. Ang galing. Galing. Pastor Ameli, babalik po ako sa iyo. Salamat po, Pastor Rod. May panibago raw po kayong MU. Maunawaing ugali. Eh? Wow. Maunawaing ugali na. Nako, mga ka-daily live sharing, merong nais na magpatotoo. Sino daw po ba talaga si Pastora Meli? Yun! Pastora, handa ka na bang makinig? Gabi, pakiplay mo nga ito. Panoorin po natin ang isa sa mga nagpapatotoo kung paanong ginamit po kayo ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Salamat, Gabi. Hi, good afternoon po. Ako po si Sister Ellie Almosara Patricio, pang-apat sa 10 magkakapatid ng Almosara. Panganay si Kuya Pastor Rod Almosara, sumunod si Ate Melly, and then pangatlo si Ate Virgie. Pang-apat ako at may 6 pang sumunod sa akin. Naalala ko lang po ang mga dalaga pa kami sa hirap ng buhay namin na ang tatay ko na tumatanggap lamang ng pensyon na 200 a month. 10 kami, may mga nakatira pang mga kamag-anak sa amin. Pero sa pagpapala ng Panginoon ay nakaraos kami. Hindi nga namin alam kung paano kang nakarating sa kalagayan namin ngayon kundi dahil sa patnubay ng Panginoon. Naalala ko na si Sister Melly na working student siya. Sa araw nagtatrabaho, sa gabi nag-aaral sa accounting. Napaka-selfless ng kapatid namin ito. Bagamat hindi siya ang panganay, parang iniatang na niya na sa sarili niyang balikat ang pag-aalaga sa aming mga kapatid niya. Naalala ko na dahil nga kakarampot lang ang pensyon ng tatay namin, ang gawa ng kapatid ko niya, si Ate Melly, pagdating ng Pasko, lahat kami may bagong damit, pati sapatos. Kasi July pa lang, nag-uumpisa na niyang unti-untiin ang pagbili sa amin, pa isa-isa siguro, every time na susweldo siya, mayroon bibilihin para sa isa. Hanggang sa pagdating ng Disyembre, lahat kami may bago ng mga damit at sapatos, pero siya wala. Si Kuya Rod, maagang nahiwala yan sa amin dahil sumasama na yan sa ministry ng father ng kanyang naging asawa. Kaya bali, siyam kami at 8 kaming inaaruga ni Sister Melly sa pamamagitan ng maliit niyang sweldo. Pero noon, hindi pa uso masyado yung credit card. Nagkaroon siya ng credit card sa Cybels at yun ang ginagamit niya na pambili ng aming mga pamasko. 8 kami lahat, imagine that, lahat nag-aaral. At lahat ay ayaw tumigil mag-aral. Maski ako sinabihan na kami ng tatay kung tumigil na ako, total babae. Tapos 4 kami sabay-sabay sa college nun, pero ayoko. Pero gumawa pa rin ng Panginoon na matapos ko ang aking pag-aaral. At marami pa kaming mga experiences sa pinagdaanan sa hirap ng buhay noon. Pero sa kalinga ng Panginoon, eto kami ngayon. At lahat ng iyan ay pinagpapasalamat namin. Hindi lamang sa aming mga magulang, kundi lalo na rin kay Ate Melly. And lahat kami tumitingin ng utang na loob sa kanya hanggang ngayon. And we love her very much. Hallelujah. Pastora. Pastora Melly. Ano pong masasabi ninyo? Confirm.
Kayo po ang ginamit ng Panginoon para itaguyod ang inyong mga kapatid. Pastora, may MU siyang bago. Ano po? May MU na din naman siya? Yeah. Magaling umagapay. Wow! Galing. Hindi lang naman po ako kasi ang ano noon, kundi sila rin na alam din nila kung hanggang saan lang. Opo. Hanggang saan lang ho yung dapat na maibigay sa kanila. Kaya, tsaka marami rin ho mga umaagapay din sa amin. Hindi lang po ako. Oo, yung party nila, Pastora. Halimbawa, tayong dalawang magkapatid. So, gagawin ko yung party ko, gagawin mo rin yung party mo. Kung pareho tayong may ganyang kaisipan. Kung ganito naman, Pastora, di ba, gagawin yung party mo, gagawin yung party ko. Kung gagawin kong party ko, para sa iyo ang tawag niyan ay paluwal. Oh. Okay, so kung ang iyong gawain lang naman puro pahigop, hindi tayo uunlad pareho. Galing. So kung pareho tayong dalawa ng kaisipan, ikaw naman ay gagawin mo yung party mo, paluwal ka rin. Ako rin paluwal, gigitna 'yon, pakinabang ng lahat 'yon. Wow. May bago siyang MU sa akin. Ano? Magaling siyang umischedule. Kasi para mabilan daw ng mga damit yung mga kapatid, ang galing ah. Pastora, meron pa pong babati sa inyo na magpapatotoo. Sino po? Si Ate Melly. Yan. Pakipasok na nga, Gabi. Aloha, Ate Melly or Pastora Melly. Nagpapasalamat kami sa pag-aalaga mo sa amin. You took care of us, all the siblings. You are a big part of our family, especially in our education. Alam namin that bata pa lang kami and ikaw na nagtatrabaho. You're helping our parents and you even sacrifice your love life just to help our parents to support the family. Ate, alam ko lagi kung tinatanong sa'yo, bakit ang sungit-sungit mo noon nung nasa Pilipinas pa kami? Bakit napakahigpit mo na hindi namin maranasan yung aming pagkadalaga dahil napakahigpit mo na hindi kami makalabas ng pinto ng bahay. Ayaw mo na kami lalabas ng bahay. Pero ano yung sinasabi mo lagi sa amin? Kung hindi ka naghigpit, kung hindi ka nagsungit sa amin, saan kayo ngayon? Kaya tama ka na kung hindi dahil sa'yo, wala kami dito. Kaya salamat sa pagmamahal mo, salamat sa pag-aaruga mo, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Simula nung bata pa kami, na kahit may mga birthday kami, kahit wala kang pera, may isang candy lang kami na pang birthday mo sa amin, nandiyan ka para ibigay mo sa amin. Alam namin pa puso yan, kabutihan mo sa amin na ginawa. Kaya lahat ng pasasalamat at pagmamahal ay ibinabalik namin sa iyo. Maraming maraming salamat. Ate, we remember nung when nanay and tatay left for the States, ikaw ang naging nanay at tatay namin. Yeah, nanay gave you all the responsibilities of taking good care of us and you did a good job. At nandito na kaming lahat and masaya kami and we're always here to support you. At talaga kasi na napakabait mo sa amin. At kung ano kami ngayon, kung ano ang naabot namin, dahil sa'yo. Dahil ikaw ang nagpaaraw sa amin, ikaw ang nagpalakas sa amin, ikaw ang tumulong sa amin. Kaya, ang buhay namin ito, bahagi ka. Bahagi ka na aming paglago, na aming kung saan kami naroon ngayon. We know, Ate, na besides being a grandma, taking care of your kids, grandkids, you are also the pastor, the head pastor of the BCI Marikina branch. And Ate, we really thank you for what you're doing. And even though sometimes it's hard for you, you're still there to take care of everything. Wow, hallelujah. Ay, nakakabagbag at nakakahipo, nakakatouch. Pastora! Nakripisyo mo daw yung love life mo. Hindi ako makapagsalita. Ay,
Kasi oh, talagang gusto ko lang mo talaga para kami lahat eh. Mapunta kami doon sa pangarap ng mga magulang namin na hindi raw nila naranasan yung pag-aaral. At ang hindi ko po talaga makalimutan kay tatay, ang sinabi niya po kaya hindi kami nagkaiiwanan, walang mahirap sa inyo, walang mayaman. Ang meron at ang wala, magtatagpo. Ang meron, magbibigay sa wala. Kaya ang wala, umaangat, kaya nagkakapantay kayo. Yun ang hindi ko makalimutan sinabi ng tatay namin sa amin. Na walang sa inyo, walang mahirap, walang mayaman. Ang meron, magbibigay sa wala, para yung hindi nabawasan ang meron. So yung wala, magkakaroon, magpapantay. Kaya wala, walang inggitan, walang samaan na loob. Kaya nga sabi niya, kung hindi ka nagtagumpay, hindi mo ginamit ang pinag-aralan mo. Yun lang ang maaano niya. Pero ikaw na yon. Pag hindi ka nagsikap, wala rin. Kahit anong pagpupursige namin. Kaya salamat sa Panginoon dahil unang-una ang tatay namin since 1945 ay nagbabasa na ng Bible. Sabi niya nga kahit daw ulit-ulitin niya, hindi raw niya ma-memorize. Sabi ko, hindi niya po ma-memorize ang buong Bible. Pero yun ang inaano niya sa amin. Every time, kaya nga po din kami, masabi ko lang po, kaya rin po kami napunta sa ganitong pananampalataya. Dahil po nung humingi ng pahintulot si Pastor Rod na magpapakasal siya, kilausap kami ng tatay namin na suportahan dahil nga yun po yung one for all for one. Wow. Kung saan ang isa, doon ang lahat. Wow. So, dahil hindi siya makakasal, kung hindi kami lahat, doon sa pananampalataya na ino-offer ng Panginoon sa amin. So, sabi nga namin, sige tatay, moto natin one for all for one, so go. Doon po kami nag-start. Na dahil na po, eh kaso po, hindi pa ganun kalalim yung pagkakaintindi namin. Dahil na nakuha lang po kami ni Sister Vicky dahil po sa pagkanta niya at saka pag-accordion. Doon po kami nabe-bless. Si Pastor Ron po, hindi po kami talaga sinasabihan na ipinipilit na pumunta sa faith na yon. Hindi talagang ito na marahil yung unang gawa ng Panginoon na kami ay lahat na ma-save. Pero hindi rin po kami ganun kalalim. Kaya lang po rin ako naging malalim nung umaten na po ako nung yung mga evangelist, yung si Rulo. Yung po kasi nakita. Yun pong mga sigarilyo na nasa bulsa. Dahil po merong prayer, yung mga stronghold nila sa sigarilyo. Yung po sigarilyo ng taasan. Oh. Tinapon. Oh. Ako nagkaroon ng nakita ko yung miracle. Wow. Doon po ako nag-start na yung mga physical, ano po yung nangyayari. Kaya nagpapasalamat din po ako kung hindi po kami pumasok sa ganyang faith. Wala rin po kami ngayon dito. Kaya sa biyaya ng Panginoon, kami po ay lahat na kahit na itong una, hindi kami ganun kalalim. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang binigay niya po sa amin yung kaligtasan kay Kristo. Hallelujah. Alam mo, Pastora May, no, kitang-kita mo talaga na kapag may lingkod na na-set apart. Amen. Si Pastor Rod, sa oras na ito, parang di natin makita, pero ang totoo,
si Pastor Rod ang pinaka-foundation kung paanong kinalong ang buong pamilya ng Almusara. Dahil doon sa pananalig na yun, yung, di ba, sa Levites, Pastora, wala namang inheritance ang Levites eh. Sabi ng Numbers chapter 18, walang inheritance ang mga Levites. Ang inheritance kasi ng mga Levites ay ang Diyos. So, parang ang nakuha lahat ng responsibility dito ay si Ate Melly. Pero ang totoo, sa spirit realm, nandoon na ang lingkod ng Diyos. Amen. Andoon na, in-installed na yan sa spirit realm. Na nandoon ang isang napakamalaking foundation na nagbigay ng open door. Kaya no, tingnan mo, lahat ng magkakapatid, ginamit lang naman yung grasya ni Pastor Vicky na ma-open din sila eh. Mm. At dahil doon, nabuksan ang kaligtasan sa buong sambahayan. Wow! Salamat sa Diyos! Talagang Vicky! Mare! Victorious na! Victory na! Dumating nga yung Victoria! Talaga! Pastor Rod! Grabe yan. Ano? Mukhang kanina na-set apart po kayo, sabi ni Pastor God. God is their portion. At ngayon yung sinasabi, yung motto ng pamilya, grabe naman yung suporta sa inyo. Ano po yung masasabi nyo dyan sa sinasabi ni Pastor Amelie? Naiyak. Ano yun? Naiyak ako. Tatay namin bago siya namatay. Ang bilin sa mga kapatid ko, huwag niyong pababayaan ang kuya niyo. Kaya naman, sila ang naging brother's keeper ko. Salita ako ang maging brother's keeper nila. Sila ang tumaguyod sa ministeryo ng Panginoon. Sila ang nagtaguyod sa amin sa panahon na kami ay nangangailangan. Lalo si Pastor Amelie nang wala na makain ng pati mga anak namin, siya nagsusupply. Kasama iba namin mga kapatid, siya nagbibigay ng mga gamit sa eskwelahan ng aking mga anak. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na gawin ako mga kapatid na bukas ang kailangan mga puso, bukas ang kailangan mga palad. Kahit kapag isa lang nangailangan sa amin, sa 10 kayong magkakapatid, bawat isa magtutulong-tulong na ito ay mapunuan. Si Pastor Joel, siyang coordinator, kapag nangailangan ng isang kapatid namin, tatawag na siya sa amin, kukuha siya ng Zoom at sasabihin, kapatid natin, ito yung nangailangan, tulungan natin. Bawat isa ay gagawa ng paraan upang matulungan yung nangailangan. Wow. Katunayan, ang Diyos ay napakabuti kay Pastor Meli. Sa panahon na siya ay nasa pangangailangan matindi mula sa Panginoon, ito'y advanced na, pero nung ako'y pupunta doon sa Phoenix Press na kung saan siya nagtatrabaho, nagsimula ako ng Bible study, siya ay sinimula ko i-train na maging worker sa church. Habang ako'y tumutuloy sa kanila, nagpapasuso siya sa kanyang busong anak na si Mickey, nakita ko na ang gatas na lumalabas sa kanya ay kulay verde. Kaya sabi ko, may problema ang kapatid ko. Pero ayaw niya magpa-doktor, tatatakot siya. Kaya sabi ko, Meli, pumunta ka sa San Jose. Nakikilala kita sa kaibigan kong espesyalista. Wala mga problema yan sa iyo. Basta patitingnan na kita. Noong daling ko siya doon, titingnan ng aking kaibigan sa Pastor Buong, ibang buong ito na may anak ng pinakamataas doon sa hospital, provincial hospital. Sabi niya, Rod, delikado yung kapatid mo. Sana mali ako. Meron siyang mga 3 to 4 degree cancer na sa breast. Kaya huwag ka nang magdalawang isip. Dalhin mo siya kaagad sa espesyalista sa PGH. Kaya, nung oras din ngayon, isang member naman namin, si Sister Susan, siya ang tumulong naman sa amin upang siya madala sa PGH. At doon nung siya ma-diagnose doon, hindi siya pinalabas. Doon mismo, inoperahan siya.
katunayan, fourth degree na siya sa kanyang cancer. Oh. Inalis yung mass, cancer mass sa kanyang breast. Yung mga kasabay niyang ganong kalagayan na namatay. Pero siya ang naging panatay sa Panginoon. Pagalingin na siya at maglilingkod siya sa Diyos. Wow. At tinupad niya kanya pangako. Hanggang ngayon, hago how many years ago, over 30 years na Diyos ay naging mabuti sa kanya. Naging pastor siya ng Marikina, San Mateo Church. At naging napakabuti ang Diyos sa aming 10 magkakapatid. Wala isang mang nalaglag sa amin. Hallelujah. Bawat sa amin ay malakas. Buhay ngayon ay nilingkod sa Diyos. Hallelujah. At pagpapalaan ng Diyos sapagkat sabi niya nga, one for all for one. Sama-sama kami sa paglilingkod sa Diyos at pagtutulungan sa isa't isa. Amen. Amen. Alam mo, Pastora, hallelujah, sa bagong tipan, sabi ng Ephesians 1:13-14, yung seal ng Holy Spirit. Hmm. Yung seal na yan, at maging sa Galatians 3:14, di ba? Mm-mm. Yung seal na yan, ang ibig sabihin niyan, we have this mark for security. Amen. Private mark for security. Wow. At yung legacy na yan na nilagay ng Diyos sa buhay ng lingkod niya, mm-mm, di papayag ang Diyos na hindi yan dadaloy sa mga kapatid. Amen. Di yan papayag ang Diyos na ang pagpapala na yan na hindi matikman maranasan ng mga kapatid. Mga kaabangers, ito ang dapat nating makita sa ating panahon. Hallelujah. Ang magkakapatid sa laman ay hindi dapat magtalo dahil lang sa kapirasong bagay. Mm-mm. Ang bagay na papag-iwanan yan, ang bagay, mga kaabangers, ay nawawala yan. Mm. Huwag nating i-attach ang ating puso sa bagay. Mm. Kundi mag-detach tayo dyan para ma-attach tayo sa buhay. Wow, amen. Ma-attach tayo sa buhay. At ang buhay natin ay si Kristo Jesus. Walang sino man makagagawa nito. Tingnan niyo mga kabangers, ito ang klase ng patotoo na dapat nating malakaran sa ating panahon. Ilan man kayo magkakapatid kung merong ganito na nagsasama-sama regardless yung hirap. Pastora Melly, ay talagang I salute you. Talagang naka-isolate kasi si Pastor Rod nung time na yun eh kasi kailangan niyang gawin yung pinagagawa ni Lord sa kanya. Naka-set apart. Naka-set apart siya kasi. Huwag mo gamitin isolate. Ah, naka-set apart. Okay. Oh, sige. The Lord singled him out. Yun! Okay. The Lord singled him out. Amen. Patulad ni Jacob at doon siya sa kinausap ng Diyos si Jacob. Mm-hmm. Nakita niya yung dream. Sa Genesis 32, nakita niya yung dream. Na ang dream na yon, Pastora May, na ang langit ay kumonekta sa lupa. Wow! Yung hagdana na yon, Pastora. Hallelujah! Nagbukas ng hagdana nitong paglilingkod na ito, maaaring ang nakikita at lumulutang ay parang si Pastora Amelie lang nung time na yon. Pero merong isang napakagandang pampanga. May gumagawa ng hard work. May gumagawa ng heaven's work. Yun! Hallelujah! Sabi nga ni Ate Susan Tamashiro, saksi po ako sa kabutihan ng Diyos, sa pagpapagaling ng Diyos kay Pastora Melly. Wow, turiin ang Diyos. Yes. May isinet apart, set apart for kingdom's work. Amen. At yun nga ang sinasabing ipiniprepare for heavenly work from heaven to earth. Yeah. Yun! Yung heaven displaying it to earth. Amen. Diba? Your kingdom come. Amen. Your will be done. Hallelujah. On earth. As it is in heaven. In heaven. Yun yung mga magkakapatid sa earthly. Yun. Yun yung biological. Ayun. Alam mo ba, Pastor Dong? Oh. Alas 4 pasado na. Wow. Ikalaga naman. Akala natin matagal pa. May part 2 pa to. Pero bago natin ifinale ito, meron pang isang babate. Yes. Sa inyo, Pastora Gabby. Paki-play mo nga yan. Salamat sa iyo, anak. Hi, good afternoon po. I'm Judith Kidd and I reside in Washington State. And I'm the second to the youngest in Amusara siblings. What I can remember about Pastor Rod, I remember when we were young, he gave his life to God. Because he wants to save his family.
He wants to bring all his family, his parents, to Christ. So that's what I was thankful to him, because right now it's not just us that was saved, but our children. And I know that my children's children will be serving God in the future. And as for Pastor Melly, after church, she provides meal for the church member, but also during holiday, she prepares a basket for the church member so that they will have food to put on the table. They sacrifice a lot for our family, especially Ate Melly. She took care of us when Nana and Tatay went to Hawaii. I thank God that He blessed me with siblings that love and care for each other. I know that they will continue to do more, and I'm so proud to have them as my siblings. Hallelujah. Wow, nakakaiyak talaga. Yan, Pastora Melly. Nakakahipo ng puso. Yan, ito ang panoorin natin. Mga reply, huwag kayong matutulog. Huwag niyong itong ay, nako, mga kabangers. Yan, brother. Hallelujah. Sister, dahil kayo ang kumilos sa earthly work, di ba? Dahil si Pastor Rod, ang heaven's work. Oo nga. Heaven on earth, tama ang Bible, Pastor. Oo, tama. Natural at super pinagsama. Supernatural, part 2 ng Brother Hallelujah. Super. Bukas pag-uusapan natin ang supernatural. Ngayon, Pastora Melly, Pastor Rod. Si Pastor Melly muna ang sasagot. Tatanungin ko po kayo. Ngayon, una po, ilang taon na po kayo, Pastor Melly? 73 years old po. Oh, isang 73. At si Pastor Rod, ilang taon? 77. Una kong tatanungin, Pastora Melly, ang akin pong tanong, di po ba kayo nagsisi? Dahil sabi kanina, late ka na daw nag-asawa. Isinakripisyo mo raw ang iyong love life. Di ko pa nasusungkit yun, ha? Mukhang hindi matatapos ng part 2 to. Dapat may part 3. May part 4, ha? Galing talaga. Okay. Ang Pastor ganda. Mura, yung sa unang tatlo ba sila? Apat na nagpatotoo kasama ni Pastor Rod. Sa lima na yung kapatid mo. Parang may lima, apat pa na kailangang magpatotoo. Nasaan kaya ang mga yon, ha? Pastora, wala ka bang pinagsisihan sa buhay mo dahil nagbuhos ka ng lakas, panahon, sakripisyo para sa kanila? Siguro po nung mga una, siyempre, oh, hindi naman maalis sa atin yung tampo. Dahil bakit ako naiwan? Kaya ako yung medyo may edad sa kanila. Opo. Pero habang nakikita ko po yung nagiging senaryo, papasalamat po ako sa Panginoon dahil marahil kung bumigay po ako dun sa una kong naramdaman, wala po kami lahat dito sa Panginoon. Eh sayang. Sayang yung tinatag ng tatay namin na magandang sample. Wow. Hindi namin mapapatunayan na totoo pala yung sinakripisyo ng mga magulang namin para sa amin. Oh. Eh, kung nagkawata-kwata kami, sayang yung pananaw nila eh, na kahit marami kami, ando dun yung pagkakaisa, ando yung pananampalataya, ando yung lalo na yung pag-ibig na talagang walang bahid. Opo. Siyempre sa magkakapatid, sa dami ba naman namin, wala bang magtatampo? Siyempre meron. Mm-mm. Kaya lang hindi tumatagal. Mm-mm. Hindi tumatagal yung mga ganung bagay. Dahil nga, alam ko yung si Pastor Rod, lagi kami pinapanalangin. Lagi kaming sinasama sa mga bagay na panglangit, sabi niyo nga. Okay. Kaya kami, hindi kami rin napariwara. Ginamit lang marahil ako dito para lalong masaksihan na gagamit ang Panginoon ng isang tao para mapakita ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil kung ano lang, kung lang babasahin natin,
ang dali lang magbasa eh. Opo. Diba? Kaya nga nagpapasalamat din ako sa DLS. Sabi nga yung pananampalataya ay nakuha natin sa pakikinig. Mm-hmm. Diba? Ito, napapakinggan, hindi lang napapakinggan, nakikita pa. Opo. At yung buhay na naka-enclosed doon, ito talaga yung totoo-totoo sa eh. Yeah. Hindi lang talaga yung pagkakaintindi mo sa pagkabasa mo. Ito pa yung sample. Oo. Ito pa yung sample na gusto ng Panginoon. Andun yung pinakakabuuan ng nabasa mo. Dahil kung babasahin lang natin, minsan di natin naintindihan eh, in passing lang. Pero pag nakita mo, tama. Tulad nga sinabi nyo, kung ano sa langit, dito rin sa lupa. Yeah. Diba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at isa pa rin na isa sa katulong din namin si Brother Santi, yung pastor din doon sa San Diego before. Ngayon, retired na rin siya sa pagiging Navy. Isa siya sa ginamit muna ng Panginoon para sa aming lahat. Kasi siya yung Navy na nagtaguyo din sa amin dahil kung wala rin yung kanyang allotment sa nanay namin. Gano'n na lang po yung 36 pesos a week para sa magkakapatid. Diba? Pero siya talaga hanggang ngayon, hindi asawa niya, hindi yun sa talaga, hindi ka na mahihingi sa kanila. Pastor Mae. Wow, grabe. Hindi ka na mahihingi. Ang Panginoon na mismo ang naglalagay sa puso nila. Oh, tawagan mo to. Sabihin na lang sa akin minsan, ate, parang sabi ng Panginoon sa akin, wala ka raw ganito. Oh. Grabe. Hindi ako nang hihingi, pero ang Panginoon nagbibigay sa kanila na ng kaisipan, ito pa ang kailangan. Hallelujah. Kaya walang nanghihingi sa amin. Oh. Nanghihingi lang kami ng contribution para ibigay dun sa mga members namin sa church. Lalo pag Christmas, Pasko. Saka lang ako humingi sa kanila, pwede ba makahingi sa inyo ng para meron tayong pamigay. Eh, tulong-tulong po talaga. Ito po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Na yung kabuuan ng ginawa ng ni Pastor Rod, ito na po kami ngayon. Naglilipad sa pati yung mga apo namin, pati yung lahat, mga asawa namin. Lahat po ng kasang bahay namin, nadadala na rin po namin, yung kapitbahay namin, mga ganun pong bagay. Kaya salamat kay Pastor Ron. Salamat din sa mga kapatid ko na hindi ko alam na malaki palang impact yung ending tuwing birthday nila, yung chocolate na tuwing may birthday sila, bibili ko ng box. O yan, sa iyan. Kernitops po yun. Hindi ko alam na pati pala impact nung kahit kaplaso, kahit mura lang. Wow. Salamat talaga sa Panginoon. Sa Kanya yung kapurihan at karangalan. Amen. Pastor Rod, Brother Skipper, kayo naman po. Alam yung pagtutulungan ng magkakapatid. Kaya hindi lang naman sila, hindi lang naman mga kapatid ko eh. Pati ang kayo ng mga spouses, mga kasama nila sa buhay, sama-sama kaming nagtutulungan sa isa't isa. Una, si Pastor Santi at si Dolor, sila ang unang umano yung kumuha sa aking mga magulang. Kaya napetisyon na noong 1982 sila at marami sa mga kapatid ko ang napunta ng Amerika dahil lang sa kapatid ko ito. Ang pamilya ito ay nagpakasakit sila na pinasan lahat yung mga kapatid kong naiwan doon at magulang upang madala sa Amerika. Kaya naman si Pastor Ameli, pinitisyon ko siyang unang maging pastor na makasama ko dito, pero hindi pinahintulutan ng Panginoon. Sapagkat meron palang layunin na mas maganda sa kanya sa Pilipinas. Siya gagamitin ng Panginoon. Paano kung wala siya doon sa Pilipinas, walang mag-aasikaso sa lahat ng aming mga dapat asikasuhin. Kaya naman, kailangan suportahan talaga siya ng aking mga kapatid dahilan sa kanyang sakripisyo din naman. Kaya tulong-tulong ang dapat.
Kaya nga, one for all for one, talagang dapat ito sa magkakapatid. Bilang brother's keeper, kailangan magdamayan, magtulungan sa isa't isa. Kaya, yun ang makikita nyo sa aming magkakapatid. Kaya kapag dumating yung panahon na kami may reunion, mula sa panganay hanggang papunta sa bunso, talagang sunod-sunod yan, by the number yan. Kasama sa likod yung kanilang mga spouses. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung mula sa Almusara clan, ngayon iba-iba na nga ang pangalan, apelido ng mga kapatid kong babae, pero iisa kami sa paglilingkod sa Diyos. We are a big clan serving the Lord. Wow! Ang saya siguro ng Almusara clan reunion. Sama niyo po kami dyan. Wow, salamat po ng marami, Pastor Rod, Pastora Melly. Aabangan namin bukas ang Heaven's Work ng Almusara Clan. Woho, Pastor Dong, ano pong masasabi niyo? Matatapos na tayo, bilis na. Oo nga, bilis eh. Ang haba ng journey. So, makikita mo, Pastora, na sa 1 John 2:14, na we know, sabi doon, di ba, we know we have passed from death to life when we love. Whoa. Grabe yan, ano? We have passed from death to life when we love. Amen. Yun yung pag-ibig eh. Nakatatawid tayo mula doon sa pagkalugmok, pagkabagsak, pagkamatay, kapag nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Mm. Yan yung brother's keeper. Nandoon yung ano eh, nandoon yung mataas na expression ng trust. Amen. Kasi ang love, kung walang tiwala, di love yun eh. Mm. O, di ba? We know we have passed from death to life. Mm. Ano? When we love. Mm. Yan yung sinasabi ng 1 John 2:14. At makikita mo na yung pag-ibig na yan, Pastora, nagre-resist yan ng mga offenses. Inire-resist yung mga kasi may mga kapalpakan din yan, may mga kahinaan din yan, may mga tampuan, tao pa rin yan eh. Mm-mm. Pero yung pag-ibig kasi, sabi ng Romans 12:17-21, yung pag-ibig kasi na-overcome ng goodness. Amen. Na-overcome yung evil from goodness, true goodness. At sabi ng 1 Peter 4:8, diba? And pag-ibig covers multitudes of sin. Amen. Yan ang foundation ng brother's keeper. Wow! Yan ang foundation yan. Kaya mga kaabangers, yan ang dapat nating pursigihin sa ating tahanan. Mm-hmm. Huwag tayong matenga sa bagay. Yes. Doon tayo ma-attach sa buhay. Yang kapatid mo na yan na, na malapit sa iyo, buhay yan. Huwag mong ikumpara yan sa bagay. Bagay lang yan kumpara sa buhay ng iyong kapatid. Wow. Kaya naghahanap ang Diyos doon kay Cain. Nasaan ang iyong kapatid? Si Cain naman, dahil loveless naman siya kasi, yung pag-ibig niya wala, walang pakialam. Kaya tinawag niya, binalikan niya si Lord, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Ako ba'y taga... Yun nga, kapag keeper ka talaga, you need to have enough love from God, love of God, so that you can give the best you can that pleases God. Amen. Yan ang brother's keeper. Hallelujah. Nako, sabi po ni Mami Vicky Almosara, praise the Lord for using daily life sharing as a vehicle for the Almosara clan to open up and share the humble beginning of the Almosaras and the ministry, how the Lord has blessed us because of the eldest brother's obedience to God's calling. Bago tayo matapos, Pastor Rod, panalangin niyo na po kaming lahat. Salamat po. Okay, tayo manalangin. Nakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa gabing ito o sa hapong ito sa Pilipinas. Kung paano, Panginoon, ikaw ay tumutugon sa tawag mula sa itaas. Amen. Panginoon, maraming salamat sapagkat itinanago mo ang iyong lingkod na kinapainoon sa isang espesyal na tawag upang aking buong sambahayan ay madala sa ibanalapanan. Hindi yes. Ito ay gawa ng aking pansarili, Panginoon, ito ay mula sa iyo. Amen.
kung magkamisan, hindi namin maunawaan Panginoon kung bakit dumarating kahit mga bagay sa amin. Iniiwan ang lahat. Maraming mga pang-uyam kung magkamisan na matatanggap kami sapagkat sa sakripisyo na aming ginagawa, Panginoon, sa pagsunod sa iyo. Datapot, Panginoon, ang tunay na tawag mula sa iyo ay masusumpungan at mapapatunayan sa habang panahon na ikaw, Panginoon, ay naging tapat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, kay Pastor Ameli at sa lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, upang matugunan ang pangailangan ng gawain mo. Si Pastor Santi, si Pastor Joel, at lahat ng mga kapatid ko, Panginoon, nasa iba't ibang mga estate, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na sila ay hawakan mo, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na sila ay ginamit mo upang may taguyod ang gawain ito. Hindi lamang, Panginoon, upang may taas ang almusara plan, kundi, Panginoon, upang may dala namin sa lahat ng mga tao na kilang Diyos ang kahabagan mo, ang kabutihan mo, Panginoon. Yes. Kaya, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, sa daily life sharing, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, kay Pastor Dong at Pastora May, Panginoon, na ginawa mo sila, Panginoon, na halimbawa sa amin, Panginoon, kung paano, Panginoon, balikan namin ang aming nakaraan, Panginoon, at aming kilalanin, Panginoon, kung paano ka naging napakabuti sa aming mabuhay. Gayun pa man, Panginoon, nais namin ito ibahagi din naman sa mga nakikinig upang sila man ay mapagpala na kinang Diyos na sa pagkakaisa ng bawat isa ay may yes, strength. Lord. There is strength, Lord, in unity. There is power in unity, O God. At pagmamahala ng isa't isa, Panginoon, ang siya magtatakip sa maraming mga kasalanan at kami ay sasamahan mo sa bawat sandali, Panginoon, at wala magiging hadlang sa aking panalangin, Panginoon, kapag ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay nasa aming mga puso, ang pagkakaisa ito sa magkakapatid ay nasa aming mga puso, Panginoon, ito ang magdadala ng maraming mga kaluluwa, Panginoon, upang sama-sama ka namin walhatiin, sama-sama ka namin pagnungurang. Pagpalaan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na nawa maging halimbawa ito sa lahat, na ang bawat siya ay magdamayan, magmahalan, magdalahan ng pasanay sa isa't isa. We need to be our brother's keeper, Panginoon, upang, Panginoon, sa pampapagitan nito, Panginoon, ay may pakita namin sa lahat ang pag-ibig mo, ang iyong pagsasakripisyo din mga sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isa na nakinig ngayon. Maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, na nakasama na yung Panginoon sa pagluwalhati sa iyong banal pangalan. Ito pa ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po ng maraming-marami, Pastor Rod, Pastor Meli. Yes. Yes, aabangan po namin ang part 2 ng Brothers Keeper. Praise God. Amen. Hallelujah. Yan, sa mga ka-daily live sharing, i-share natin ang napakagandang kwentong ito dahil hindi ordinaryong aral ang ating kapupulutan. Amen. Buhay mismo nila na pinalakas, pinagkaisa. Kaya nga, ito yung maliwanag na kahulugan ng all for one, one for all. Yes. Amen. Amen. Punong-puno ng buhay dahil kay Kristo Jesus. Yes. Maraming Amen. Salamat. Maraming salamat po. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Amen. God bless us all.